There are two pre-stressing systems that we will be discussing for today. So the first one is pre-tensioning. So when we say pre-tensioning, this is the pre-stressing wherein the tensioning of the tendon is being done prior to casting the section. Ibig sabihin lang yan, kung ito yung pre-stress concrete natin, kunyari yung simple supported beam last time, na ina-apply ng pre-stressing force, like that, kung yan yung beam natin, if pre-tensionin yung ginawa sa kanya, ibig sabihin lang yan, before i-apply to, yung dalawang force na to, yung pre-stressing force na yan, ang nangyari muna, or should I say, before i-pour yung concrete na to, bago siya ilagay dyan, ang nangyari muna, yung pre-stressing reinforcement, which is this, yung tendon, in-stretch out muna. In-stretch out muna siya, in-apply muna siya ng pre-stress, ng pre-stressing force, before i-apply yung concrete. So that is pre-tensioning. Tensioning the tendon prior, that's the keyword here, prior to casting the section. So if you just want to visualize paano yung nangyayari when you are conducting pre-tensioning, so iano ko lang siya dito ng very simple. I'll just try to visualize what happens on pre-tensioning activities. So normally, pre-tensioning is performed at pre-casting plants where a precasting stressing bed, which looks like something like this, of a long reinforced concrete slab is cast on the ground with vertical anchor bulkheads or walls at its ends. So ito yung precasting bed na tinatawag this, and then meron siyang mga vertical bulkheads na ganyan. Yan. So usually itong pre-tensioning, guys, this is usually done sa precasting plants, sa planta. So hindi ito ginagawa sa mismong site, sa mismong sa actual site, hindi siya doon ginagawa. Ginagawa to usually yung pre-tensioning sa mga precasting plants sa planta na. Okay, that's why you can expect yung quality ba? The quality of the pre-stress beam or pre-stress concrete, if pre-tensioning is done, you can expect na you can assure the quality that is needed. Kasi nga, the pre-stressing activity is usually done at pre-casting plants, wherein the conditions are usually controlled. Kaya you can expect na yung quality na required, especially for the concrete, talagang nami-meet yan. Kasi nga, it is being done on a controlled environment. Okay? So kung makakapunta kayo sa precasting plants, kung saan ginagawa yung mga pre-stress beams, for example, that is being pre-tensioned, you can expect meron doon mga precasting bed like this na merong mga vertical anchor bulkheads or walls at its ends. Ito nga, itong dalawang to. Yan. And then after that, after i-set up yan, ilalagay yung pre-stressing reinforcement, which is this, at a distance E from the centroid of the section. So imagine na lang natin yung section dito ay rectangle. So just imagine rectangle yung section dito ng concrete na ipo-pour natin, na bubuusan natin ng concrete. And then we place the pre-stressing reinforcement. Ang tawag dito sa tendon, pre-stressing reinforcement. Yun yung ano niya. That is the term being used by the code to define tendons. Ito nga yung bakal na pinanggagalingan ng pre-stressing force. Ito. So ang tawag natin yan, pre-stressing reinforcement or tendons. Pero ang tamang term na ginagamit ka ni code, ni ACI code especially, is the pre-stressing reinforcement. So the code uses the pre-stressing reinforcement term in terms of tendon. So you have to remember that.
So yan na nga, nakasetup na yung ano, vertical bulkhead, precasting bed, and then ilalagay na yung pre-stressing reinforcement or yung tendon like this. So meron siyang parang lock dito. May lock siya dyan. Tapos may lock siya dyan. Although hindi pa naman ilalock yan. So may naka-ready lang na lock dyan. And then after that, ilalagay na yung mga pre-stress, non-pre-stressing reinforcement or simply the steel reinforcement. Yung steel reinforcement, kung nakapag-RCD na kayo, ang tawag natin dun sa mga reinforcement ng concrete, steel reinforcement. Pero ang term na ginagamit ni Code dyan, instead of steel, ang term na ginagamit ni Code dyan, guys, ay non-pre-stressing reinforcement. So pag nagbasa kayo ng code, baka maghanap kayo dun ng term na steel reinforcement or simply steel, and you cannot find any dun sa code, huwag kayong kabahan. Kasi ang steel reinforcement sa code is not called steel reinforcement, but rather non-pre-stressing reinforcement. Ibig sabihin niyan, yan yung reinforcement na hindi ginagamit for pre-stressing. Ito, itong nakikita nyo dito, ito yung reinforcement na ginagamit for pre-stressing. Yung usual na bakal na ginagamit sa RCD, sa reinforced concrete, yan tawag natin dun, non-pre-stressing reinforcement. So, some of you might ask, bakit yung pre-stressing or yung tendon na to? Bakit tinatawag din siya na reinforcement? So, kasi syempre, obviously, since nakalagay na yan sa, ano, sa concrete natin, wala yung choice kundi mag-act as a reinforcement. Okay, wala siyang choice. Kasi nandiyan na siya eh. Nakalagay na siya sa, ano, eh, sa concrete natin eh. So, every time na ma-resist na load yung beam natin, for example, no choice yung tendon na yan, kundi mag-act siya as reinforcement. Pero just to differentiate it from the steel reinforcement, we usually call it pre-stressing reinforcement. Okay? So, isi-set up pa dyan supposedly yung mga non-pre-stressing reinforcement. So, tandaan nyo yun, guys, ang pre-stressed concrete beam or pre-stressed concrete structures or elements, meron pa rin yung steel reinforcement. Meron pa rin yung bakal sa loob. Okay? So, meron pa yan supposedly na mga steel works na ilalagay dito. Supposedly, pero for clarity of ano, for clarity of demonstration lang or visualization, hindi ko na siya idodrawing dito. Pero tandaan nyo, guys, meron pa yan dapat na steel reinforcement dito. Okay? So, pag na-set up na yon yung pre-stressing strand, yung tendon, tsaka yung mga steel reinforcement, ang gagawin natin dyan, yan, ito yung ganito yung itsura niya sa actual. So, yan yung pinaka-forma niya, yung vertical bulkheads. Tapos, ayan yung mga vertical, yung mga steel reinforcement na sinasabi ko. Yan yung mga bakal, yung mga non-pre-stressing reinforcement. Tapos, ito yung mga tendons. Yan. Ito yan. Itong tendon na yan, ito yan, nasa ilalim. Tapos, itong mga bakal na yan, yan. Ilalagay pa yan supposedly dito sa ano natin, sa form. Pero again, for clarity na lang, hindi ko na siya nilagay dito kasi magiging crowded yung drawing natin. Okay? So, pag na-setup na yan, meron tayong ilalagay dito na tinatawag na hydraulic jack. So, it may come in many form. Pero, for simplicity, ito na lang yung ginamit ko to illustrate yung hydraulic jack. So, yung hydraulic jack na yan, ito. Yung hydraulic jack na yan, ang gagawin niya dito sa tendon na to, sa pre-stressing reinforcement na to, hahatakin niya ngayon yan. Yan, hahatakin niya, i-stretch niya. I-stretch out niya yan, stretch. Yan. So, pag in-stretch niya yan, syempre, may ina-apply siya na force dyan sa tendon natin. That's why nag-stretch out, humahaba yung tendon natin. So, ang tawag natin dun sa force na yon is PJ. Ito. Tawag natin dun sa force na ina-apply ng hydraulic jack dun sa tendon ay PJ, the jacking force. That is what we call the jacking force. Okay, so yung jacking force na yan, ina-apply natin sa tendon. And tendency, anong mangyayari sa tendon? What do you think? What will happen to the tendon? Mangyayari sa tendon, if ganito lang siya kahaba originally, in-apply mo siya ng jacking force, ang tendency for the tendon, kahaba siya. It will look something like this. Yan. So, nagkaroon siya ng elongation of that much because of the
application of the jacking force. Okay? So you can expect, since humaba yung tendon natin, guys, if you can just imagine, the whole length of the tendon experiences tension. Do you agree with me with that statement? Kasi humaba yung ano natin eh, yung tendons natin. Originally, unstressed yung tendon natin. Ganito lang siya kahaba. Yan. In-apply natin ang jacking force, humaba siya, na-stretch out siya. Do you agree? Habang nasa ganitong length siya, yan, habang ganyan siya kahaba, do you agree with me na all throughout the length of the tendon, meron siyang tension force or tensile stress na nararamdaman? Of course, meron. Kasi imagine mo na lang yung ano eh, yung goma na in-stretch out mo. Di ba pag in-stretch out mo siya, parang pag hinawakan mo yung goma, parang medyo stiff na siya eh. Simply because naka-stretch out siya, meron siyang nararamdaman na tensile force all throughout its length. Okay, so may tensile force dyan all throughout its length. Definitely meron yan, guys, kasi humaba nga siya. Alam naman natin na ang product ng paghaba, ng elongation, ay tension. Diba? Tension force or tensile stress. That's the product of elongation. Eh. So, since humaba yung ano natin dyan, guys, yung tendon nga. So, yun nga, you can expect puro tensile force dyan sa tendon natin. So the tendon tends to want to go back to its original length. Of course, that's the natural behavior of steel na in-stretch out mo. It pinahaba mo siya, in-stretch out mo siya. The natural tendency for the tendon, kumbaga magpumilit siya na bumalik dito sa original length na to. So, kumbaga it will try to go back to that original length. That's the natural tendency of steel, syempre, na in-stretch out. Okay, syempre, hindi niya magagawa yan. Hindi niya magagawa yan, guys, of course. Hindi niya magagawang bumalik dun sa original length niya. Simply because, pagka-stretch out kasi niyan, nung tendon, ilalock na yan. Lalagyan niya ng lock dito. Yan. Lalock siya dyan. So, makikita mo na nag-elongate yung tendon mo. So, pag hinawakan mo yan, yung tendon mo, mararamdaman mo, meron siyang tension. May tension yan. Simply because nga, nag-elongate nga kasi siya. Nag-elongate siya. It will try to go back to its original length, but it can't. It cannot go back simply because meron na tayong lock dito. Nilock na siya dyan. So, I hope na-imagine nyo kung ano yung behavior ngayon ng tendon na in-stretch out mo, na nagpupumilit na bumalik sa original length niya pero hindi niya magawa kasi nga nilock natin dito. Nilagyan natin siya ng lock dito. Okay? So after that, after na i-stretch out yung tendon, that's the time na bubuhusan na natin ng concrete yung form natin. So magbubuhos na tayo dyan ng concrete. Concrete, buhos natin dyan. Hanggang sa ma-form na siya into its origin, its in our, into our desired shape, which is rectangle nga for this particular example. So pag binuhusan na yung concrete dyan, magiging shape na siya ng rectangle, syempre basa-basa pa yan. Basa-basa pa yan. Alam naman natin, or baka hindi nyo pa alam kasi baka hindi kayo nakapag construction materials na laboratory. Pero ang concrete, guys, pag binuhusan natin, just for your information, hindi siya agad-agad na matigas, na sobrang tigas na agad. Okay, ang fresh concrete, guys, pag binuhusan natin yan, hindi pa siya sobrang tigas. Hindi niya pa maa-attain agad yung strength, yung required strength, kumbaga, na kailangan niya. It will take some time before it can gain the required strength na that it needs. Okay, so pagkabuhos natin ng concrete dyan, na porma na natin, malambot pa yan, fresh concrete pa yan. So we will wait for some time. Depende sa structural element na ginagawa natin. Kasi iba't ibang structural element, iba-iba yung waiting or curing time nila. Okay? Merong iba dyan, 4 hours lang, okay na. Yung iba, 1 day pa nga or 24 hours. Yung iba, several days. So, depende for a particular element. So, lahat naman yan, nasa code naman yan kung ilang oras yung hihintayin bago tumigas, kumbaga, yung fresh concrete. Okay? Pero yun nga, if ever na tumigas na yung concrete natin,
if it already attained the required strength that can withstand the pre-stressing force that will be applied by the elongated tendon here, kapag na-attain niya na yung required strength niya na yon, hindi siya required na FC prime agad. I don't know if you understand FC prime, yung ganyan, kasi baka hindi pa kayo nag-RCD or CMATS man lang, pero yung FC prime na yan, guys, just for your information, that is the 28-day compressive strength of the concrete. Okay. Ang ginagawa kasi dyan sa concrete, we usually form it into a cylindrical shape. So, di ba, nagbuhos tayo dyan ng concrete na itsurang beam. May portion dyan sa concrete na binuhos dyan, na kukunin, tapos ilalagay siya dito sa cylindrical form na to that we usually use for testing compressive strength of concrete. If you already taken construction materials and testing subject, or kahit man lang reinforced concrete design, you will be aware of this, yung test sample na tinatawag, yung concrete cylinder. So yung concrete cylinder na yan, guys, marami yan, supposedly marami tayong sample na ganyan. Ang ginagawa natin dyan, guys, we subject that to laboratory testing, compressive strength test to be specific. Compressive strength test, lagyan mo lang ng test dito. Okay, so ang ginagawa dun sa compressive strength test, nilalagay yan sa UTM or Universal Testing Machine. And then, ina-apply siya ng compressive force. Yan, ina-apply siya ng compressive force dyan through the use of the machine itself. So, merong mechanism yung machine that it can apply compressive force to the concrete cylinder. So ang gagawin diyan ng machine, applyan niya ng concrete ng force yung concrete cylinder, unti-unti niya yung tataasan, kunyari from 10 kN gagawing 11, 12, 13, 14 and so on and so forth until such time na mag-fail yung concrete natin, pumutok. So ang failure ng concrete, guys, if you are not aware, brittle failure 'yan, ibig sabihin it is sudden. So pag nag-fail 'yan, bigla na lang yung pumutok. Kung nakita na kayo ng concrete cylinder na tinetest, makikita nyo pumuputok talaga siya. As in, boom, ganun. Talagang nagdudurog-durog siya, nagkakadurog-durog yung concrete cylinder natin. Siguro, kung magkakaroon kayo ng chance, kung nakapag-CMATS kayo laboratory sa atin, sa school natin, you can witness concrete cylinder test. So, makikita nyo doon pumuputok siya. Pero baka online lang kayo nag-CMAT, so you were not able to experience that. So hopefully you will be able to experience that, kasi sayang naman yung experience. Okay, so yun nga, pag pumutok na yun, that will be the compressive strength of the concrete for that particular time. Kung sa 7th day after pouring siya tines, that will be the 7th day compressive strength. Okay, that will be the 7th day compressive strength. Pero yung ano tawag dito, the strength of the concrete that we usually use for design is the 28 day compressive strength. Ibig sabihin lang yan, kung if we have poured the concrete today, so this will be our day zero, you count 28 days after today, and then you subject the concrete cylinder sample to the compressive strength test, the resulting compressive strength for that particular day will be that 28-day compressive strength or the FC prime of the concrete. So that compressive strength, say for example, that is just equal to 20 megapascal. For example lang ah. Sorry, for example, 20 megapascal yung na-compute natin na compressive strength at 28 day. So that will be the FC prime or the compressive strength of the concrete that we will use in the design. Okay? So, yun yung ginagamit natin sa design. But, guys, you have to take note na yung strength ng concrete natin na to na hinihintay for us to know when to remove the formworks, especially this, yung mga formworks na to, yung mga bulkheads na to. Yung strength na to ng concrete na to na hinihintay natin is not necessarily equal to the FC prime or the 28-day compressive strength.
Okay, pwedeng ilang days lang yan na strength. Pwedeng hintay lang tayo siguro ng mga 1 day or 2 days. So, for us sapat na yon to for our concrete here to withstand the impending compressive force that will be applied by the tendon, simply because the tendon tries to go back to its original shape like this. Kasi pag nag-go back to the original shape yan, yung tendon natin, the tendency is it will apply compressive force to the concrete. So, paano ba nag-a-apply ng compressive force yan, yung tendon natin na yan? So, kunyari, yung concrete natin already attained enough strength to withstand the compressive force from the tendons. So, ang gagawin dito sa setup na to, ikakat yung tendon somewhere here. Cut. Pati dito sa kabila, syempre, kakat din. Cut. So, syempre, pag kinat yan, nalagyan ulit yan ng lock. Yan, nalagyan ng lock. Tapos, mawawala na yung mga formworks niya, yung mga forma niya, kumbaga. Yan. So, magiging ganyan na yung itsura ng natin ng pre-stressed concrete element natin. Once na kinat na natin yung tendons, after the concrete already attained enough strength to withstand the pre-stressing force that will be applied by the tendon. So, once na kinat na natin yung tendon na yan, as I'm saying here, the natural tendency for the steel, for the tendon, is to go back to its original shape. So, yung nakikita nyo yung length ng tendon dito, guys, na from here to here, hindi talaga yan yung unstressed, ibig sabihin, hindi pa na-stress yung tendon. Hindi pa talaga yan yung unstressed length ng tendon. Mas maikli pa dyan malamang. Kasi nga, in-stretch out natin siya. Diba? Siguro yung original length or unstressed length ng tendon, siguro mula dito lang, mula dyan hanggang dito siguro. For example lang. Yan. Yan siguro yung unstressed length of the tendon. Pero since in-stretch out nga natin siya kanina, nag-elongate siya. So, naging ganito na siya kahaba. Mula dito hanggang dito. Okay? But then again, since the tendon will have a natural tendency to go back to its original length, that like this, ang gagawin ng tendon, it will try to pull itself towards this original unstressed shape. Pupull niya towards. So, parang ipupull niya yung sarili niya papunta doon. Pupunta dito, sa unstressed shape niya. Yan. Pupull niya yung sarili niya dyan. Okay? Pero hindi niya magagawang ipull. Talaga. Papunta sa unstressed state na yan. Bakit? Kasi nga, unang-una, may concrete na nakaharang dito. Yan, no? May concrete na nakaharang dyan. Hindi niya mapupull yung sarili niya papunta dito sa unstressed state na to. Kasi nga, may concrete na nakaharang dyan. Okay? So, ang consequence niyan is, since hindi niya mapull yung sarili niya towards its unstressed state, ang tendency, parang makukompress niya yung concrete na to. Can you imagine that? Parang makukompress ng tendon yung concrete natin na ito. Simply because nakaharang siya sa tendon for the tendon to be able to go back to its original unstressed state. So, dyan nagaganap, guys, yung tinatawag natin na pre-stressing. Okay? So, yung force na yan na ina-apply ng tendon sa concrete natin, yan yung tinatawag natin na pre-stress force. So, ba't ba tinawag na pre-stress? Pre-stress. So, aralin natin ano yung definition ng pre-stress na yan. Pre, ano ibig sabihin ng pre? Diba, usually pre stands for before, parang ganyan. Before what? Before siya ma-stress. Before ma-stress yung concrete natin. Okay, so yun yung ibig sabihin ng pre-stress. Ini-stress natin yung concrete natin even before pa siya ma-stress due to the anticipated load na ikikerry niya. Okay, yung mga dead load, live load, or mga wind load, earthquake load na yan, etc., etc. So, even before the concrete resists or carry those anticipated loads, ini-stress out na natin siya. So, saan ang gagaling yung stress? Dito nga sa stress applied by the tendons, the stretch or elongated tendon. Diyan ang gagaling yung stress na ina-apply natin sa concrete. That's why this whole thing is called pre-stressing.
Okay? So dyan ang galing yung ano, yung word na pre-stress or pre-stressing. We are stressing the concrete even before, yan, kaya nga may pre dito eh, even before pa i-carry ng concrete yung anticipated loads that are supposedly to be carried by the concrete itself. Okay? So, doon ang galing yung term natin guys na pre-stressing. So, yung pinakita ko na to, this is also pre-stressing, but to be specific, we usually call this pre-tensioning. Pre-tensioning, so na yung ano kanya. We usually call that pre-tensioning. So, why we said pre-tensioning siya? Simply because we have tensioned, we have stretched out the tendon even before pa natin i-pour yung concrete. So, nakita nyo naman kanina, hindi pa napupour yung concrete, in-stretch out na natin yung tendon. So, ang tawag doon ay pre-tensioning. Okay? So, that's a technique. That is a pre-stressing system that we usually apply for pre-stressing. Okay? So, after that, syempre, kinocompress nga ng tendon yung concrete natin. If you can imagine what will happen to the concrete itself, it will bend. The concrete will bend. Kasi ina-apply mo siya ng compressive force eh. Diba ito yung concrete natin? Ina-apply mo siya ng compressive force dyan. If you can imagine anong mangyayari sa concrete natin, it will bend like this. It will bend like that. Of course, over yung drawing ko. Over to, of course. Kumbaga OA yan. Pero syempre hindi naman ganyan kalaki yung bend ng concrete natin. Pero if you can just imagine what will happen to the concrete itself, if you will apply a compressive force like this, it will bend upward. It will bend upward kung yung compressive force in-apply mo below the neutral axis. Below the neutral axis. If this is the neutral axis, kung dito mo in-apply yung pre-stressing force, malamang the concrete beam will bend upward like this. So yung bend na yan, yan yung tinatawag natin na camber. Camber. Yan yung pinakita ko before sa previous slide. So once na mag-bend na yan, guys, like that, tandaan nyo, guys, originally fully supported yung length ng beam. Ah. Do you agree with me? Originally yung length ng beam fully supported. Fully supported by what? By the casting bed ito. Nakita niyo naman, 'di ba? Nakahiga yung concrete beam natin sa casting bed. Ayun. Sabihin, all throughout the length of the beam, fully supported siya. Fully supported siya all throughout the length of the beam. Pero once na na-transfer na yung pre-stressing force from the tendon to the concrete at nag-bend na yung concrete natin like this, ang magiging behavior ng concrete natin, guys, para na siya magiging simply supported. Bakit? Kasi kung titignan nyo, kung ito yung pre-casting bed, yan. Once na nag-bend na yung beam natin, kung ito yung pre-casting bed, ito yung surface ng pre-casting bed, pag nag-bend na yung concrete beam natin, the only contact point between the concrete itself and the casting bed are this. Ito. Dito na lang sila may contact. Sa dalawang point na yan. Okay? So, parang ang nangyari dyan, guys, once na nag-bend na yung beam natin, it will behave like a simply supported beam. Like that, to. So, para siyang simply supported beam na hinge dito, roller dito. Kasi dyan na lang yung contact point nila nung casting bed eh. Okay, so yung weight ng beam, syempre yung beam natin may weight yan syempre. May weight yan. Yung weight ng beam, ang tendency, kanina, yung weight ng beam is fully supported by the casting bed all throughout its length. Pero once na nag-bend na siya, ang nangyayari, yung weight ng beam, ipinapasa niya sa casting bed through these points na lang. To these points na lang, tong dalawang to. Kasi nga nagbenda siya like that. Okay? So, with that, parang mangyayari sa concrete beam natin after the pre-stressing force is transferred, it will now act as a simply supported beam. It will now act as a simply supported beam like that. Yan. So, para siya naging ganyan na. Once na nag-act na yung na-transfer na yung pre-stressing force from the tendon to the concrete beam. Okay, so parang magiging ganyan na yung setup natin. Once na nag-bend na yung beam, once na nagkaroon na siya ng camber. And yung load na yan na nakikita nyo, that will be the self-weight of the beam. Siyempre, siya yung nagsusupport sa weight niya, siyempre. Sino ba magsusupport sa weight niya? hindi na magsusupport fully ng casting bed yung weight ng beam kasi nga nakaganyan na siya. Nakabend na siya.
So itong at least 2 points na lang niya matatransfer yung weight niya papunta dun sa casting bed. So it will now act as a simply supported beam like that na may pre-stressing force here. Okay? So pag tumigas na yung concrete natin, guys, it will look something like this. Kung nakikita nyo dito sa photo. Yan. So tinanggal na yung ano dyan, yung formworks. Tapos, ito na yung concrete natin. Medyo tumigas na siya. Ito yung mga tendons natin na na-stretch out. Meron pa siyang mga reinforcement dito na nakalabas para sa connection nila nung slab or deck na ipapatong sa kanya, etc., etc. Okay? So that is how pretensioning is being done. Okay? So pinakita ko lang kung paano ginagawa yung pretensioning. So ito, this is another example or photo of a precasting bed. So ito yung precasting bed na sinasabi ko. Yan, precasting bed, tas may mga vertical bulkheads like this. Yan, meron siyang mga formworks dyan. Tas ito yung mga steel reinforcement or non-pre-stressing reinforcement. Tapos yung mga tendon natin, ito siya. Kung nakikita nyo sa picture, ito yung mga tendon natin. Yan. Yan yung mga tendon natin. So, makikita nyo dito, guys, sa actual, hindi talaga straight. Hindi talaga straight lang yung ano, yung tendons. Usually, usually ang mga tendons, pag nilalagay siya sa concrete beam, sa actual, hindi talaga siya straight na, straight siya, pero horizontal, hindi siya horizontal talaga lagi. So, makikita nyo dito sa actual, naka-bend siya like that. Ang tawag actually dyan ay drape tendon. Sorry, harp pala, sorry. Harp tendon ang tawag dyan. Harp. May mga naka-bend na ganyan na tendon, ang tawag dyan, harp tendon. May isa pang tendon na tinatawag, ang itsura niya naman niya, parabolic. Parang parabolic like that. So instead of straight, parabolic yung shape niya. Ang tawag dun ay drape. Yun yung drape. Drape tendon. Okay. So for ano, pretensioning, usually ang ginagamit natin diyan ay ano nga ba, nalimutan ko rin eh. Harp tendon yata. Na tendon profile. Ang tawag sa mga ganyan, tendon profile. O paano yung itsura na ang tendon. Sa pretensioning usually, kung tama yung naalala ko, harp tendon profile yung ginagamit. Kung katulad nga nito. Ito to. Yan, yung mga katulad niya. Naka-harp yung mga tendon natin. So, bakit naka-harp yan? Medyo mahabang usapan yan, guys. Actually, this whole thing, guys, na tinuturo ko sa inyo ngayon, this is actually a part of a very broad subject, which is pre-stress concrete design, na medyo hindi na nyo maaral kasi nga bago na yung curriculum natin. Hindi nyo siya maaaral as a separate subject, pero included na siya sa ano, sa principles of concrete, reinforced concrete. So, dun na siya ma-expect na maaaral. Although, I don't expect na you will study that as deep as a separate subject, pre-stressed concrete design. Okay. So, yan. Pretensioning can be accomplished by pre-stressing individual strands or all strands at one operation. So, yung pinakita ko kanina, guys, that is actually pre-stressing individual strand. So, usually, hydraulic jack lang yung ginagamit natin doon. So, isang tendon lang kumbaga yung pinipre-stress natin. At once, kasi at sa origin, sa actual kasi, guys, hindi lang isang tendon yung nakalagay sa concrete. Katulad nito, yung nakikita nyo ngayon, meron siyang ilang strand dito or tendon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, question mark kung tama yung bilang ko. Meron siyang 6 tendons dyan, or strands, or tendons yung mas tamang term. Meron siyang 6 tendons dyan. So, ang minsan ginagawa dyan, ginajack siya. Hinihila siya, katulad yung kanina pinakita ko. Individually, so isa-isa. Pwedeng ganun yung ginagawa. Or pwede rin naman, hilahin sila all at once. So, meron different jacking system din na tinatawag. So, pwedeng individual, pwedeng by group, kumbaga. Hinihila sila all at once. For harp tendon profiles, the pre-stressing bed is provided with hold-down devices as shown.
So yun nga, ang itsura kasi ng harp tendon, guys, instead of straight, ganito yung itsura niya. Pakita ko lang dito. Paganyan. Paganito yung itsura ng tendon profile niya. Hindi siya naka-straight. Medyo may part siya dito na naka-inclined. Hindi siya naka-straight naman siya, na straight, straight, straight. Pero hindi siya diretsong straight na horizontal straight lang. So meron siya mga point dito. Yan, kumbaga kung saan nag-change ng profile yung tendon natin. Okay, katulad dito, yan nga. Dito sa picture na to, nandito yung, and itong point na to, eto yan. Yan. Yan, yan. So, you might wonder, paano nagagawa yan, sir, yung instead of diretso lang yung tendon, paano nila nagagawa na nakabend, parang nakabend siya ng ganyan. So, meron sila dyan nilalagay, guys, na tinatawag na hold down device. Hold down device. So, that hold down device, eto yan. Eto, extension lang. Ito yung kabilang picture nung neto. Ito yung kabila niya. So, ito yung tendon profile natin dyan. Naka-harp siyang ganyan. Yan. So, meron siya mga hold down device dyan sa dalawang point na yan. Ang itsura ng hold down device na yon looks something like this. Ito. Yan. So, naglalagay sila dyan ng mga hold down device. Nang sa ganun, makuha nila yung tendon profile na katulad nito, yung naka-harp. So, originally straight lang yung mga tendon dyan. Yan, nakaganyan lang sa taas. Tapos ang ginagawa, hinihila yung portion dito tsaka yung portion dito pababa. Yan, pupunta dyan. Para mag-form siya ng harp katulad nito. Naka-harp tendon profile siya. So, bakit ginaganon pa, sir? Bakit hindi na lang straight? It's another long story to tell, guys. So, binibigyan ko lang naman kayo dito ng overview about stressing system. Okay, so it's another long story na hindi ko nababanggitin dito. So overall, that is how pretensioning is being done. So usually, pretensioning is being done sa mga precasting plants. Okay, so recap lang, pretensioning, we are tensioning the tendon even before the concrete is poured. So ang batayan natin dyan, guys, is yung concrete pouring. Okay, pag in-stretch out mo yung tendon even before the concrete is poured, that is what we call pretensioning. Pero pag in-stretch out mo siya after the concrete hardened or poured has been poured, ang tawag natin doon ay post-tensioning. From the term itself, post, ibig sabihin ng post, di ba, after. Yung kanina pre, ibig sabihin before. Post, ibig sabihin after the concrete has hardened, tsaka pa lang siya i-tension. So, yun yung very simple definition natin ng post-tensioning. Tensioning the tendon after the concrete has been cast and has achieved the major portion of its strength. Okay? So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Pre-tensioning before, post-tensioning after. So, yun na lang yung mga keyword yun dun eh. Before what? Before concrete pouring. After what? After concrete pouring. Or after concrete hardened. So, yun na lang yung mga keyword nyo dyan to remember to distinguish between pretensioning and post-tensioning. So, just to demonstrate lang kung paano yung ginagawa sa post-tensioning. Although yung post-tensioning, guys, it is usually done on the actual site. So, that's another difference between pretensioning and post-tensioning. Pretensioning usually being done at precasting plants, sa mga planta. Post-tensioning usually being done sa actual site. Doon na sa mismong site, kung saan natin ginagawa yung mismong structure natin, doon na ginagawa yung pag-stretch out, pag-apply ng jacking force doon sa mga tendons. So just for the sake of visualizing what happens to post-tensioning, I will just use the same figure as before, yung may precasting bed. Pero again, just to remind everyone, post-tensioning is being done on the actual site. Sa actual site to be ginagawa, hindi sa planta. Okay, so gamitin ko na lang yung figure kanina. So, meron ka dyan parang formworks na, and then lalagay mo yung ano. Ito yung pinagkaiba ng post-tensioning sa pre-tensioning. Sa pre-tensioning, nilalagay agad yung tendon, di ba? Kinakas siya agad. Nilalagay agad siya dito. Somewhere here.
sa pre-tensioning. But in post-tensioning, guys, after mo malagay yung formworks, yung mga steel works, yung mga steel reinforcements, nilalagay yung tinatawag natin na duct. Ito. Naglalagay sila ng duct dyan. So, ano yung duct na yan? Imagine mo na lang parang ano lang yan. Parang pipe lang yan. Alam mo ba yung pipe? Parang pipe lang yan, guys, na maliit. Maliit yung diameter. Yung diameter lang. Okay? So, may butas yan. Hollow yan. Hollow yan sa gitna. Butas yan. Later on, dyan ipapasok yung yung pre-stressing reinforcement, yung tendon. Dyan, ipapasok dito sa loob niya. Dyan, susuot dyan. Later on, pag tumigas na yung concrete. Pero, for the early setup, nilalagyan lang ng duct dyan. Dyan, pinapasok later on yung tendon for post-tensioning activities. So, ilalagay yung duct dyan at an eccentricity E from the centroid of the concrete. And then, yun na nga, nalagay ng steel works, pero hindi ko na nilagay dito yung steel works for the sake na hindi maging crowded yung visualization natin. And then, after everything is already set up, ipo-pour na yung ano, the concrete will be poured dito sa actual site. Again, guys, sa actual site to ginagawa yung post-tensioning. So, ipo-pour natin yung concrete dyan into its original, into its desired shape. And then, we will wait until the concrete hardened, until the concrete achieve its, until the concrete achieve enough strength to resist the pre-stressing force that will be transferred later on by the pre-stressing reinforcement. Okay, sa actual, ganito yung setup niyan, guys, ng post-tensioning. Usually, post-tensioning is being done sa mga bridges, ganyan. So, ito parang sa bridge yata ito. Okay, so ito yung steel works or yung steel reinforcements niyan. Ito yung duct na tinatawag. Yan, ito yan yung kulay white na pinakita ko dito. Yan, may butas siya sa gitna. So, dyan ipapasok later on yung mga tendons that will be used for post-tensioning. Yan. Tapos ito yung pinaka-formworks niya, yung kulay dilaw sa actual site. Okay? So, pag na-pour na yung concrete na yan, tsaka pa lang i-insert yung tendon. Yan, oh. Insert yung tendon sa loob. Okay? Pag na-gain na nung concrete yung enough strength niya, if the concrete already hardened, that's the time that the tendon or the pre-stressing reinforcement will be inserted through the duct. Okay? And then, yan, ganito yung magiging itsura niyan kapag nabuhusan na to. Pag nabuhusan na to, ito yung magiging itsura niya. Yan. So, after that, makikita nyo dito, na-insert na yung mga tendons, yung mga pre-stressing reinforcement. All there's left to do is to apply jacking force on them. Hihilahin na sila, hahaltakin na yan. So, itong ano na to, tendon na to na nakausli. Lalagyan na natin ng jack yan, yung hydraulic jack na tinatawag. And then, hatakin natin yan, i-stretch out natin yan para nang sa ganun, magkaroon siya ng tensile force. But you have to take note that the tendons of the strands should not be bonded or grouted prior to full pre-stressing. What does that mean? If you can imagine, meron kasing space yan. Di ba pag in-insert mo na yung tendon? Dito pa lang sa visualization na pinapakita ko, you can see merong space between the duct and the tension or the tendon or pre-stressing reinforcement itself. Meron siyang space dyan. Oh. Di ba? Can you see that space here? Meron siyang space dyan. So, ayaw natin yan. So, most of the time, guys, ayaw natin yan na mangyari, na magkaroon ng space dyan between the tendon and the duct itself. Okay? So, ang ginagawa natin yan, para mawala yung space na yan, and for the purpose of magkaroon ng bond between the concrete and the tendon itself, ang ginagawa natin dyan, guys, ginagrout natin siya. Ginagrout. Ano yung grout? Parang, we are injecting, parang meron tayong equipment dyan na nilalagay dito. Tapos ang ginagawa ng equipment na yon, nag-i-inject siya ng grout. Ano ba yung grout? Di ba ano lang yon? It's a mixture of water, cement, tsaka sand? Question mark, may sand ba yun? Tama, may sand yun, di ba? So, ano yon? Nag-i-insert lang ng grout dyan.
nung ayun nga, para siyang cement paste, pero magkaiba 'yun, 'di ba, yung cement paste. Kasi yung cement paste ano lang eh, cement tsaka water lang eh. Yung grout, 'di ba, parang may ano pa 'yan. May sand pa. So nagii-inject diyan. So ang ginagawa noon, papasok diyan yung ano, yung grout. And then it will fill up the spaces between the duct and the tendon itself. Yan. So you fill out niya yan. Yan. Tapos ano yan, sobra yan dito eh. Lalabas yan dito eh. Yan. Tatapon yan. So, tatapon yung sobrang grout niya. So yan, nilalagyan ng grouting yan. Okay. Pero you have to take note, bago mo gawin yun, bago mo gawin yung grouting na yun, before you bond the tendon to the concrete itself, dapat i-full pre-stress mo muna. I-pre-stress mo muna yung tendon dapat before mo gawin to. Kasi pag ginroute mo na yan, tapos tsaka mo palang hinila tong concrete, ay yung tendon natin, medyo magkakaproblema tayo doon kasi baka magkaroon ng crack. Baka mag-crack yung ano natin, yung concrete natin. Okay? So, wag mo muna siyang i-grout. Wag mo muna injection na ng grout dito. Hantay mo muna i-pre-stress, yan, i-jack up muna. Hantay mo muna i-jack up, apply ng jacking force before ka mag ano dito, before ka mag-apply ng grout. So pag nahatak na siya, na-stretch out na siya, tsaka mo pa lang injection na ng grout 'yan para magkaroon ng bond between the tendon and the concrete itself. Kasi 'di ba pag zinom mo 'yan, parang ganito 'yung itsura niyan eh. Ito 'yung tendon. Ito 'yung tendon na 'yan, tapos ito 'yung ano, ito 'yung space between the duct and the tendon. So may space diyan. So para ma-fill up 'yung space na 'yan, mag-inject ka ng ano, ng grout. So ma-fill up 'yan ngayon. Fill up siyang ganyan. So pag na-fill up 'yan, para magkakaroon ng ano, ng bond between the tendon tsaka yung concrete na 'to, 'yan, yung buong concrete na 'yan. Kasi yung duct naman, kasi yung duct naka ano rin sa ano eh, sa concrete, 'di ba? Naka-bond din siya doon eh. So pag nagkaroon ka ng bond sa duct, parang nagkaroon ka na rin ng bond sa ano, sa concrete, 'di ba? Although I'm not pretty sure lang kung yung duct tinatanggal sa actual or iniiwan na lang siya as is. Okay? Hindi ko lang alam kung tinatanggal yung duct or iniiwan na lang siya dyan. Pero as far as I know, iniiwan siya dyan. Pero let's check later on kung tinatanggal pa siya. Okay? So yun na nga, after mo mag-grout siya, after mo ma-jack yan and ma-injection na ng grout, and then wait for the grout to harden. And then after some time, that's the time na pwede mo nang i-cut yung tendon katulad ng ginawa natin sa pre-tensioning. And then same thing will happen to the tendon. It will again tend to go back to its original length, but it will not have the capacity to do so simply because meron ngang concrete na nakaharang. Yan, may concrete na nakaharang dyan. So ang tendency, the tendon will compress the concrete. Kasi nga, it is trying to go back to its original length, but it cannot kasi nga the concrete is blocking its way. So the tendency, the tendon will compress the concrete. And then same thing will happen, it will bend upward, and then pag nag-bend siya upward, it will behave like a simply supported beam like this, wherein it will support its own weight. Okay? So that is what happens sa post-tensioning. So what is the major difference between pre-tensioning and post-tensioning? So yung ano nga, yung sa application ng ano, ng jacking force. Kailan ina-apply yung jacking force? Sa pre-tensioning, you are already applying jacking force to the tendon even before the concrete is being poured. Sa post-tensioning, you already poured the concrete, then tsaka mo pa lang in-apply ng jacking force yung tendon natin. Okay, so those are the difference between the post-tensioning and pre-tensioning. So those two are actually pre-stressing systems that we usually apply for a pre-stress concrete structure. Okay, so yung mga cross-section of a concrete that we usually use for pre-stressing look something like this. So ito yung mga cross-section that are specified or recommended by Ashto.
So ash to actually has 6 types. Wala, hindi nakalagay dito yung ash to type 1. Nagsimula siya sa type 2, type 3, type 4, type 5, type 6. Pero there are actually 6 types. So ano lang may yung main difference nila ng mga types na yan. Unang-una sa dimension. Sa dimension. So from type 1, question mark, hindi ko kasi nakita yung type 1 eh. So from type 1, 2, 3 hanggang 4, the shape looks something like this. So makikita nyo, if you are already familiar with the parts of an I-beam, meron siyang tinatawag na top flange tsaka bottom flange. Diba? So makikita nyo yung mga type 1, type 2, type 3, tsaka type 4, ash to beam cross-section. Yung bottom flange niya mas malaki compare sa top flange. If you can see here on the figure that I am posting here. So yan yung mga ash to type 1, type 2, type 3, type 4. Although type 1 nga. Type 1 wala. Yung mga nakikita nyo na to, yung mga points na yan. Yan, dyan nilalagay yung ano, pre-stressing reinforcement or yung mga tendons. Kapag nag-pre-stress na. Okay. So yung type 5 tsaka type 6, ganito yung itsura niya. So nagkabaliktad na yung top flange na yung wider. Wider, I mean yung wide, kung sino yung mas wide. Yung kanina, bottom flange yung wider in yung flange. Yung width ng flange wider kaysa sa bottom compare sa top. Sa type 1, type 2, type 3, type 4. Sa type 5 tsaka type 6, yung width ng top flange na yung mas malaki compare sa width ng bottom flange. So, ganito na yung itsura nila. So, nagkakaiba-iba lang sila guys sa dimension. What is the dimension of the top flange? What is the width, the thickness, as well as the bottom flange? So, yun na yung mga pinagkaiba-iba nila ng mga ashto types na yan. So, usually these ashto types of girders, we usually use this as the girders, the primary members of bridges. Okay, so you usually see this as the cross-section being used to support the deck of bridges. Okay, so mayan, ganyan yung itsura nila. Yan, mga ash to. Okay, so this is the girder. This is the ash to type. Anong type ba to? Siguro type 5 or 6 to. And then, sinusupport niya yung deck natin, guys. So this is the deck. Yan yung deck natin na tinatawag. That is where the vehicles and the pedestrians travel. So the deck is being supported by the primary member, which is in this case the girder, the prestressed concrete girder. And then the prestressed concrete girder is actually supported by a bearing. Yan, dito na nagsisimula yung substructure sa bearing. Ito yung nakikita nyo na to. And then the bearings being supported by either the abutment or the pier, depende kung saan siya located. So ito, mukhang pier to. So this is the pier. And then the piers will be supported by the footing. And then yung footing, depende kung ano pa yung nakasupport sa kanya, either directly the soil or the meron ka pang pile na nakasupport dun sa footing natin. Kung may pile pa na nakasupport, pile cap na yung tawag natin dun sa ano natin, sa footing natin. Okay, so yan, ito yung mga pier, yan. This is the primary member, yung I-beam natin na tinatawag, being supported by the pier. Okay, so that is the pier, yeah. And then ito yung mga pre-stress, ito yung mga precast, pre-stress concrete girders natin. Kung nakikita nyo man dito sa screen natin, nakasakay sa truck. Nakasakay sa truck yung mga primary members natin. Okay. So kung nakasakay yan sa truck, you can expect na that the pre-stressing system employed on this particular construction is actually pre-tensioning. Okay, so paano ko nasabi? Kasi precast na yung ano eh. Precast na yung mga concrete girder niya. So ibig sabihin lang yan, the girders have been casted on precasting plants. So sa planta na siya ginawa, and then nung tumigas, na pre-stress na, dineliver, pumunta dito sa site na to, using trucks. Okay, so pagdating sa actual site, yung mga pre-stress sa concrete girders na yan,
Bubuhati na lang yan ng mga crane natin and then isa-set up dito. Isa-set up dyan para maging primary member nga na concrete deck natin. Okay? So, makikita nyo yan minsan sa kalsada, may mga truck na napakahaba. Tapos may mga mahabang dala na, na concrete girders like this. So, usually, mga pre-tensioned yun. Mga pre-tensioned precast. When may say precast, guys, kasi kanina nyo pa naririnig yung precast. When you say precast, from the term itself, patiin natin, pre, ibig sabihin before, cast, nung binuhusan. Or before pa ilagay siguro sa site. Ibig sabihin, precast, ginawa na siya even before pa siya ilagay sa actual site. So, kinas na siya. Kumbaga, parang ganyan yung ibig sabihin niya. Ginawa na siya, kumbaga. Even before pa siya dumating dito sa actual site natin. Yun yung ibig sabihin natin ng precast. Okay? So, that is usually what is being done for pre-stress concrete girders whenever they are used as primary members of superstructures. Okay? So much for pre-stress concrete girder. Let's now move on to the other type of concrete primary member, which is the concrete box girder. Concrete box girders look something like this. So, nakita nyo na to kanina. Yeah, ito yung concrete box girder natin. Bakit siya tinawag na box girder? Obviously, para kang may box kasi dito. Yan o. It's like you are having a box here. Yeah. Concrete box girders are box girders that are a form of pre-stress concrete girder. So these are actually like pre-stress concrete girder. Like their steel cousins, box girders are good at resisting effects of torsion and typically do not require the introduction of bracing elements. So, di ba, we also have box girders steel superstructure. If you can remember that, we have mentioned that we also have box girders in the form of steel. Okay? So, katulad ng box girder na diniscuss natin for the steel superstructure. The box girder that we are mentioning here are also good in resisting the effects of torsion. Okay? And katulad nung sa steel casing niya, box girder, concrete box girders, do not require as well bracing elements. Hindi na nila kailangan ng bracing. Okay? Yung secondary members. Bracing, later on we will discuss that further, but to give you an overview, bracing usually this is the structural element that holds one primary member to the other. Kumbaga siya yung nagiging pinaka-brace ng primary member natin to resist lateral deformation. Okay? So, kung box girder yung ginamit natin as a superstructure, usually we don't need any more bracings. So, the box girder itself already can resist lateral deformation itself. Okay? Box girders can be built in segments, can be precast or cast in place, and can have variable sections. So, box girders can be built in segments like this. Ibig sabihin lang yan, kung nakikita nyo yung mismong figure na to, the box girder that you are seeing here is actually built up with respect to segments. So, para siyang marami siyang segments na pinagdikit-dikit lang. Parang ito, top view ng box girder. Kunyari, ito yung isang box girder. Tapos, ito yung katabi niya na box girder. Tapos, ito yung isa niya pang katabi na box girder. And so on and so forth. So, box girders can be built up this way. Kumbaga, in segments siya. So, didi-deliver siya sa site. And then, sa assemble, sa setup. And then, pag didikit-dikitin yan using a pre-stressing methodology, later on I will show that paano ginagawa yan. To form a single box girder which will look something like this. Okay, ito segmental to. So, the box girder is formed using segments like this na pinagdikit-dikit. So, pwedeng ganyan yan. So, usually precast na yan kapag ganyan yung setup niya. Or pwede rin cast in place siya. Sabihin sa mismong site na siya bubuhusan.
And they can also have variable sections. Pwedeng magkakaiba yung sizes ng sections niya. In this particular case, ano naman siya, prismatic naman. Ibig sabihin, pare-parehas yung size ng cross-section niya. Okay. Because of these characteristics, concrete box girders as well suited for large span lengths. So usually, box girder are usually used for bridges that have longer spans. Okay? Kasi merong ano eh, short, medium, tsaka large span. Mga short span bridges, usually we can use slab primary members doon. Later on, we will discuss that again. Sa mga long span, mga large span lengths, the box girders are suitable to resist the expected loads for those type of bridges, mga long span bridges. So there are typical construction methods that are employed for concrete box girder bridges construction. So there are many ways to construct concrete box girders. So I will just mention three common or typical construction methods that are usually employed to construct concrete box girder. So the first construction method is the bay-by-bay method. So the bay-by-bay method looks something like this, yung nakikita nyo sa screen natin. Okay, so the first thing for the bay-by-bay method is that the box girder that are segmental will be delivered like this sa site, and then isa-set up siya like that. Set up siya, ididikit doon sa next concrete box girder like that. Set up, set up, set up through the use of this equipment here, yung kulay dilaw. And then after that, papasok yung mga pre-stressing reinforcement, and then ipipre-stress siya. Nang sa ganon, the concrete box girders will act as a single entity. Okay, so that bay-by-bay method na yan, na nakita nyo dyan sa screen natin, usually used or usually employed for medium span bridges. Okay, so in the bay-by-bay method, the bridge or the span is or the bridge itself is made one span at a time or in a group of bays. So usually for a bay-by-bay method of construction concrete box girders, the construction is employed one span at a time. If you can remember what is the definition of span? Span is the distance between supports, di ba? Kung ito yung supports ng concrete nat anong bridges natin, pag sabi mong bay-by-bay method, ibig sabihin lang nun, ginagawa muna tong bay na to. Yan yung isang bay na to. Tawag dyan bay yung span na yan. Nagawa muna yung bay na yan, and then tsaka gagawin yung kabilang span or kabilang bay. So that is how bay-by-bay method works. Okay, so ganito yung ginagawa nila. Tulad nung nakikita nyo sa screen. Before post-tensioning forces applied, the superstructure concrete is supported by a temporary supporting system such as scaffoldings, movable erecting beams, movable launching beams, or movable centering system like this. So yung nakita nyo kanina, yung temporary support ng mga concrete box girder. So usually yun yung ginagamit before natin ma-post-tension yung concrete box girders na to. Ayan, ito, yung kulay dilaw, yan. Ayan, yung mga temporary supporting system na yan. Yan yung ginagamit to set up the concrete box girders. Okay. Once concrete reaches its strength and is post-tensioned, the temporary supporting system can be removed and may be reused at another bay. So once na na-post-tension na yan, yung mga sinet up na mga concrete box girder na yan, pwede mo nang tanggalin to, yung mga kulay red na yan, temporary system na yan. And then, ililipat lang yung buong system na yan, yung kasama yung kulay dilaw, papunta dun sa next bay. So after magawa tong bay na to, yung mga supporting system, temporary supporting system, will just be transferred from this bay to the other bay. And then, tsaka gagawin yung next bay. And then, same methodology as this, yung nakikita nyo dito sa screen niya. Set up yung concrete box girder using the temporary support, and then nalagyan ng pre-stressing reinforcement, ipo-post tension, and then after
Okay na yung lahat, tanggalin yung temporary support, lipat sa kabila ulit na bay, and so on and so forth. So that is the bay by bay construction method for concrete box girder bridges. Another construction method that is usually employed for concrete box girder construction is the balance cantilever method. So ginagawa natin yung nakita nyo kanina, yung bay by bay method. Siguro nakikita nyo rin yun before sa mga bridges na ginagawa na nanadaanan nyo. Ito, balance cantilever method, ginagawa rin natin ito dito sa Philippines. So the balance cantilever method looks something like this. So makikita nyo sa construction niya later on pag kumulit na yung GIF. So sa balance cantilever method, the construction starts at the pier. Yung isang support ng ano ng bridge natin. Ayun, magsisimula yung construction dito sa pier. Tapos nandiyan yung box girder, lalagyan ng mga system na yan, and then ididikit yung isang concrete box girder, tapos yung kabila rin, lalagay, ididikit, post tension, and so on and so forth. Didikit, post tension, hanggang the setup will look like this. Para kang gumagawa ng cantilever beam. If you are familiar with cantilever beam. So pag nag-meet na yan, dalawang cantilever na yan, from the other support. Dito sa meeting place nila, i-connect sila by some methodology. And then, the final output will look something like this. Okay? So, ganyan yung itsura ng balance cantilever method. So, baka siya tinawag na balance cantilever method? Unang-una, syempre, parang kang gumagawa ng cantilever. Parang kang gumagawa ng cantilever. Ayan, oh, ganyan yung nangyayari sa ano. Sa balance cantilever method. Para kang gumagawa ng cantilever dito as well as dito. So, kaya siya tinawag na balance kasi nga, yung cantilever dito sa kabila, tsaka dito, dapat balance sila. Okay? Yung paggawa nila from the pier, papunta dun sa next pier, dapat balance yung cantilever na ginagawa mo. Okay? So, kung ito yung isang pier, tapos ito yung next pier, the concrete box girders will be set up to have a cantilever set up here. Yan. Para silang gumagawa ng cantilever kabilaan. And then, dapat balance sila. Balance, ibig sabihin, equal yung span dito, dito. Equal span. Hanggang sa mag-meet sila dito sa gitna. So, once na nag-meet na sila dyan sa gitna, merong pang-close na nilalagay dyan. And then, okay na. Meron ka ng bridge. Okay? So that is how balance cantilever method is being employed for concrete box girder construction. So usually, tong balance cantilever method is applied for long span bridges where temporary supporting systems are not practical. Katulad ng pinakita ko kanina. Kanina sa bay-bay method, yung mga temporary supporting system, okay lang, nagagawa. Pero minsan, sa mga long span bridges, katulad nga nito, no, nakikita nyo dito sa screen. Usually, yung mga temporary supporting systems na yan, hindi natin kayang ilagay. Hindi siya practical. Kasi sobrang haba ng span mo ito. Kasi diba dito nilalagay yung temporary support? Ayan. So, isipin mo na lang kung sobrang haba nitong span na to. Diba? So, kailangan medyo mahaba yung ano, malaki yung ano mo, yung temporary support mo dito. Haba yung span. So, medyo hindi na practical yun. Hindi na siya nagiging practical. Okay? So in those cases, we usually employ balance cantilever method. So, concrete box girder bridges are usually built using the balance cantilever method for long span bridges. The cantilever segments start from piers, tulad na nakita niyo sa screen, and work toward mid-span where cantilevers from both piers are meet. Which is this. Dito sila nag-meet sa mid-span. The concrete segments can be precast or cast in place. The post-tensioning steel has to be designed to resist cantilever action under construction loading during construction and bridge load combinations when the bridge is completed. To improve design efficiency, sometimes temporary external post-tension tendons are used for construction loads that can be removed after the superstructure is completed. So, additional factor that must be considered for
balance cantilever method is the cantilever action, of course. So dapat yung mga post-tensioning steel that we will employ here, yung mga ilalagay dyan, must withstand as well yung cantilever action na yun. So usually sa analysis natin, ito katulad ng analysis model na to, yung cantilever action na yan, yung pagwagwag yung pagwagwag kumbaga ng dalawang cantilever na yan, dapat yung movement na yon, yung behavior na yon ng bridge that is being constructed using balance cantilever method, dapat the concrete box girder as well as the post tensioning steel must withstand that cantilever action. Okay, so included dapat yun sa design. Whenever we design concrete bridges using the balance cantilever method. So this is a typical model of a concrete bridge that is being analyzed using the balance cantilever method. Okay, so that's another method to construct a concrete box girder. The last method that is usually employed for concrete box girder bridges is the incremental launching. So paano ba nagaganap sa incremental loading? Launching. So first, syempre, the concrete box girder is casted at site. So it can be casted at site like this. So if the box girder is casted at site, so dapat doon ginagawa yung mga formworks, mga steelworks, yan, mga steel reinforcement, and then bubuusan ng concrete. And then kapag okay na, pag tumigas na yung concrete box girder natin, like that, ang gagawin, there will be a system here that will pull the concrete girder towards the supports. So dapat dito sa incremental load launching, dapat gawa na yung mga pier supports mo. And then after that, hatakin lang yung mga segments ng box girder natin hanggang sa mabuo mo yung concrete bridge natin. So that is how incremental launching works. So in this method, bridge piers are built first. Dapat nakagawa na muna yung piers mo. The superstructure is cast and launched incrementally from one pier to another with the help of a launching nose and sometimes temporary support between the piers. Like the cantilever method, post-tension reinforcement is designed to resist cantilever construction loads during each step of launching and for the final design loads once launching is completed. So yan na nga. Once na nakas mo na yung concrete box girder dito, hahatakin mo lang siya from that papunta dito sa other pier support. Yan, daan-daan siyang inahatak papunta dun sa other pier support. Yan, incrementally kumbaga. Kaya siya tinawag na incremental. Okay? So parang ito yung isang pier, ito yung isang pier, isang pier, and then meron kang ginagawa dito. Kunyari, nandito yung pinaka-loop, yung lupa mo. Dito po ginagawa yung concrete box girder. Dito mo siya kinakas. And then hinahatak na lang siya papunta dito sa pier support na to. And then gagawa ulit ng panibago dito. Magkakas ulit. Idudugtong dito. And then hahatakin ulit sila. Punta dito. So dalawa na sila. And then gagawa ulit ng bago, dudugtong, haatakin, hanggang sa mabuo mo yung bridge mo. So, kumbaga, incrementally mo sila nila launch from one span to the other span. That's why it's called incremental launching, obviously. So, that's another construction method that we can employ for the construction of concrete box girder bridges, incremental launching. So those are just the typical construction methods. So meron pang ibang methods that are usually employed for the construction of bridges made up of concrete box girder. Pero ito yung mga typical, yung usually ginagamit on the actual. Okay. So much for concrete box girder. Let's now move on to the other type of concrete primary member, which is the concrete slab. Concrete slab looks something like this. So, ito yung slab natin. A slab bridge is one in which the structural deck slab itself represents the primary load-bearing member, i.e. there are no supporting girders underneath. Conventionally, reinforced concrete slab bridges are common for short span up to 40 feet or 12 meters in length. So, sa concrete slab,
bridges or superstructure, guys, from the term itself. Ang main supporting natin na member, the primary member that supports the deck itself is the concrete slab or the concrete deck itself. So you can expect there are no other supporting members here other than the concrete deck itself. Okay? So ganun yung nangyayari sa isang concrete slab bridge like this one, yung nakikita nyo dito. So typically, kung ito yung isang support natin, tsaka isang support natin, typically meron ka pa dito supporting girder, for example. Diba? Supporting girder, tsaka may papatong yung concrete deck or yung concrete slab. So yung concrete deck, yung girder, yung nagsusupport sa concrete slab. Typically. Diba? Typically ganyan yung setup. Pero sa mga concrete slab bridge, ang nangyayari ganito. Ito yung support, tapos wala ka ng girder. Diretso yung concrete deck na yung ilalagay mo dyan. So yung concrete deck itself, siya na yung nagsusupport sa sarili niya. Okay, so dyan na dumadaan yung mga sasakyan. Ayan. Unlike dito, may concrete deck ka, tapos sinusupport pa siya ni ano, ni girder. Dito sa mga concrete slab bridges, the slab bridge itself, the concrete deck itself, siya na yung nagsusupport sa buong superstructure. Okay? So katulad nga nito, nung nakikita nyo dito, wala na siya, makikita mo walang girder. Yung deck lang mismo yung nagsusupport sa sarili niya. So that is what we call concrete slab bridge or slab bridge. Siya na yung primary load bearing member. So we can employ this type of superstructure or concrete primary member usually for short span lang. Short span lang to ini-employ usually. Up to 40 feet or 12 meter in length. Okay? So another type of concrete primary member is the adjacent prestress slab. So medyo katulad to ng concrete slab. Pero syempre, from the term itself, naka-prestress yung slab natin for this type of concrete primary member. So paano ba yung nangyayari sa adjacent prestress slab? So ganyan yung nangyayari sa adjacent prestress slab. So meron ka ng mga, actually mga box ano rin to eh, box girder. Pero parang ganito rin naman yung sa prestress slab. So yung mga slab mo, they are in sections or in segments. And then precast siya usually and then dadalin sa site. And then ganyan yung gagawin. I-set up siya pagdidikit-dikitin yung mga precast slab natin adjacent to each other. That's why it's called adjacent prestress slab. So pag didikit-dikitin lang siya like that, yan, dikit-dikit, hanggang ma-form mo yung slab itself. And then meron siya ditong ayan na pang prestress, so pang post tension, ayan na. Kung nakikita nyo dito banda, ayan na. Meron siyang ano diyan, slat as tendons kung saan sinusuot yung mga prestress slab. Yeah. So tinawag siya na prestress kasi nga usually pina-post tension siya. Ito, gamit tong tendons na to, ayan na. Nakikita nyo dito sa video, meron siya doong tendons that will be later on post-tension para ma-form yung adjacent prestress slab natin. Okay, so may mga joints siya dyan na nabubuo. Ayan, nakikita nyo dyan, may mga joints siya dyan. So yun yung mga tinatawag natin na shear keys na tinatawag, shear key. So ito siya. Yung mga shear key na yan, ayan, katulad na to. Ito yung mga prestress slab or toolbox girder nga to. Pero parang ganyan yung sa prestress slab. Mga slab natin, pinagdidikit-dikit lang siya like that. And then meron silang dugtungan dito. Yan. Yan ngayon tinatawag na shear key. Shear key, yan. Parang ganito yan eh. Ito yung mga slab or toolbox girder nga to. Mga slab dyan na pinagdidikit-dikit. Tapos meron silang shear key dito that will look something like this. So, para saan yung shear key na yan? Bakit nilalagyan ng shear key na tinatawag? So, usually yung shear key na yan, since hindi nga
as one na binuhusan yung slab natin. So ang tendency, magkakadikit lang sila. Adjacent to each other lang sila. So kung adjacent to each other lang sila, katulad nito, I'll draw it. Just for you to visualize ano yung purpose ng shear key. Kasi di ba kung ito yung pre-stress slab na dinikit lang sa another pre-stress slab, tendency, wala silang connection talaga to each other. At so, kumbaga, adjacent lang talaga sila like that. So, may space between them. And tendency kasi dyan, kapag meron ng load na kinery, for example, yung slang slab, if you can imagine, magkakaroon lang yan ng ano, mag-slide up lang, mag-slide down lang yan, pass to the other pre-stress slab. Kumbaga, magiging ganito lang itsura nila. Pag parang mag-slide lang, yan, mag-slide lang pababa yung isang slab relative to the other slab. Yan, mag-slide lang sila. Kung wala silang connection talaga, di ba? So, ang ginagawa dyan, just to the slabs, to act as one, para hindi mangyari to na mag-slide down yung isang slab relative to the other, nilalagyan natin ng shear key, yung pinakadugtungan nila. Okay, usually ganito yung itsura ng shear key. Ito yung slab, tapos meron siyang, parang pinaform siya into this shape. Yan. Tapos ito yung another slab. So, meron siyang pinakadugtungan na ganyan. So, yan yung tinatawag natin na shear key, yung dugtungan nila. So, in that way, kapag may in-apply na load dito, ang mangyayari, itong slab na to, hindi siya magpa-pass down relative to the other slab. Kasi nga, meron silang dugtungan na ganyan. No? So, ang nangyayari dyan, yung force that is being carried by the slab, napapasa niya, papunta dito sa kabilang slab through the use of this key here. Ayan, no? Yan, through the key. Kung nai-imagine nyo paano yung nag-work. Ang nangyayari, yung mga forces dito, nalibayin ko yung kulay. Ito. Yung mga forces galing dito sa right slab is being transferred to the left slab. Yan. Through this connection. Yan. Through this connection. Yan. Pinapasa na itong slab na to, yung load na kinikiri niya. So, pumamagitan na itong connection na to. So, yan. So, meron siyang force or pressure na pinapasa, papunta dito sa kabilang slab that will be resisted by the adjacent slab. So, usually, dinalagyan pa natin yan ng mga bakal. Ito, yung mga steel reinforcement. Yan. For additional shear resistance. Okay? For additional shear resistance. So, yung mga bakal na yan, kaya rin mag-resist ng shear forces niyan. Kaya rin mag-resist ng mga shear forces niyan. Ito. Mga upward shear forces at their particular connection. So, nilalagyan natin ng shear key yan, yung mga adjacent pre-stress slab. So, in addition to that, pinupost tension pa natin sila. So, kung nakita nyo kanina, merong post tension or tendon na nakalagay pass through the adjacent slab. So, ginagawa, pinipre-stress yan or pinapost tension. Nang sa ganun, i-compress yan yung mga adjacent slab na yan. Nang sa ganun, they will act as one talaga. Okay, so para mas magdikit pa sila. Para magdikit pa sila dito sa connection nila. Ina-applyan sila ng post tension. Mga pre-stressing force na yan. Yan. Para mas magdikit pa sila. Para mas mag-act as one pa sila as well as para mag-increase yung capacity nila, kumbaga. Okay? So, adjacent pre-stress concrete slab units can be used for short spans. So, for short span lang dito, katulad ng concrete slab. Up to 60 feet or 18 meters. E3 to 4 inch or 75 to 100 mm concrete overlay with reinforcement is usually cast over the slab units. Ito yon. Yung overlay na to. Yung pinapatong sa mga concrete slab. Parang pinapatungan pa nila yan dito ng concrete overlay. So, for the purpose of para mag-akas one yung mga adjacent pre-stress slab na to. Slab units are transversely post-tensioned prior to the placement of overlay to form a single bridge deck, which is this nga. So, pinapost tension siya.
They will act as a single bridge. Longitudinal shear keys are provided between units so that adjusted slab can act as a whole unit under live load, which is this. Ito yung longitudinal shear key na sinasabi dyan. Longitudinal kasi nga, yung itsura niya is pahaba. Ayan, napapunta yan dito. Longitudinal in shape siya. Ayan, pag ano, no? Along the length of the concrete bridge slab. So, longitudinal yung direction niya. Ng mga shear key, pahaba siya. The advantages of this type of bridge are rapid construction, low initial cost, and low maintenance cost, which make it very popular for short-span bridges lang. For short-span bridges lang. So, hindi mo ma-employ itong adjusted pre-stress slab for very long-span bridges. So, for ano lang to? For short-span bridges lang. It can be advantageous with respect to construction kasi mabilis naman talaga siya i-construct. Ayan, o, ganyan lang siya. Dikit-dikit lang siya. So, kung nagmamadali ka, gusto mo magkaroon na agad ng bridge for this particular location, so you can just employ adjusted pre-stress slab. So, mabilis yung construction. Ganyan-ganyan lang. Deliver yung pre-stress slab or box girder. Deliver mo sa site. Pag dikit-dikitin mo lang, post-tension, lagyan ng shear key, tapos na. So, mabilis lang. Mabilis lang yung magiging construction mo. Okay. Another type of concrete primary member is the concrete rigid frame, which looks like something like this. Concrete rigid frame, like the steel rigid frame, incorporates the superstructure and substructure into a single integrated unit. A conventional rigid frame has a deck slab integrated with abutment walls. This type of structure is usually for very short span. A box culvert, which is this, ito box culvert to, yung pinakita ko dito. A box culvert can be considered as a concrete rigid frame structure. So, yung concrete rigid frame, guys, it is again another type of concrete primary member wherein the superstructure, which is this, is built integrally with the substructure, which is this. So, they are built integrally to act as one. Okay? So, most common example ng concrete rigid frame ay yung mga box culvert. So, yung mga culvert na yan, actually, meron pa yan dito sa bottom. Yung bottom slab pa yan. Kaya siya tinawag na box culvert kasi nga box yung shape niya. So, meron pa yan dito sa bottom. Siyempre, hindi natin makita kasi nakabaon na dun sa ilalim ng tubig. Pero, pag kinas yan, pag binuhusan yan, usually, ito yung mismong deck. Concrete slab niya dito, usually is already built integrally, kumbaga sabay ng binubuhusan dito sa supporting element niya, sa mismong support niya dito, so that they can act as one na. Okay, so they, so parang may na-form siya na rigid frame, rigid yung connection kasi nila dito, rigid sila dyan, sabihin, they can resist sa not only forces but moments. So they can resist forces as well as moments dito sa mga connection nila. So dito dumadaan yung mga tao, yan dito, tsaka yung mga vehicles. So usually ina-employ lang natin tong concrete rigid frame sa mga very short span lang. Katulad nga nito. May mga may dike tulad nito. Yan, may mga daanan ng tubig dyan. That's when we can employ concrete rigid frame. Pero hindi natin pwedeng gawin yan sa mga long span. Medium or long span bridges. Okay. Another type of concrete primary member is the concrete strut frame, which is this. A strut frame type has integrated legs or struts extending from the superstructure at angles. These structures are useful when underpass width is an important concern and placement of a substructure element in the middle of the underpass is impossible. So, just like the concrete rigid frame, concrete strut frame has superstructure, which is this, the superstructure niya, and it is also built integrally with the supporting substructure, which is this. Yung mga substructure niya usually are legs. Ayan, katulad nito. Mga strut frame type na yan usually has integral legs or struts extending from the superstructure pababa. And usually, they are extending at an angle, katulad nga nito.
So naka-incline siya usually. Hindi siya diretso vertical na ganyan. Naka-incline siya usually. Okay? So ang purpose niyan, bakit naka-incline niyan, is to maintain a clear space below the superstructure. Ito. Para may clear space ka dito. Okay? Kaya ina-at-angle niyan yung mga supporting substructure niya. So usually in-employ ito yung mga concrete strut frame is on those scenarios wherein the placement of a substructure element in the middle of the underpass is impossible. Katulad nga nito. Hindi naman sa impossible, pero usually pag naglagay ka kasi ng ano diyan ng substructure support na hindi naka-incline, hindi siya naka-strut frame, ang tendency is magkakaroon ka ng obstruction dito sa ilalim ng superstructure mo. Ayan. Kung hindi yan naka-incline, kung hindi siya ginawang strut frame type, ang tendency, pag ganyan yung itsura ng substructure support ng concrete superstructure natin, so magkakaroon ka ng obstruction dito sa ilalim ng superstructure. Eh, kung dito mo siya ilalagay sa mga location wherein merong dumadaan dun sa ilalim ng superstructure, ayan, katulad nito, may speedboat dito. Kung dyan mo siya ilalagay, ang tendency, pag may dumaan dyan sa ilalim ng superstructure, may nakaharang ka ngayon. Na substructure element dyan. Diba? So to avoid this scenario na may naka-obstruct dyan sa ilalim ng superstructure natin, ang ginagawa, the supporting legs, the supporting struts are built integrally with the superstructure. Yan, integral, naka-integral na siya dyan. And then it is built at an angle. At anangle siya dyan. Nang sa ganun, walang obstruction dito sa ilalim ng superstructure natin or ng bridge natin. So, merong makakadaan dyan freely. Walang obstruction. Okay? So, that's another concrete primary member that we usually employ for bridges. Lastly, last na ba to? Is the concrete arch primary, concrete primary member, which is this. So, since arches convert most loading into compressive forces, concrete, with its excellent compressive strength, is an ideal material for these types of structures. Concrete arches can range from short to long span bridges. So, ito yung tinatawag natin na concrete arches. Yan. So, nakita nyo naman that the arch is actually made up of concrete. So, we can utilize this concrete we can utilize concrete if we will use concrete arches bridges simply because alam naman natin how arches behave. Usually sa arches kino-convert niya yung mga forces, yung mga load na naka-apply dyan into actual load. Diba? Specifically compressive loads. So makikita mo dito yung mga forces na nararamdaman ng mga arch is usually compressive force. Okay, kung naalala nyo sa structural theory. So, with that, kung alam natin na arch action usually converts loading into compressive forces, edi it can be a very impressive concrete primary member since alam naman natin, concrete is very, has a very high capacity of resisting compressive stresses. And since puro compressive stress or force yung nararamdaman ng concrete arch, therefore, yung dalawang yan can be a very good combination. So, arch na yung ano mo, arch na yung tsura ng bridge mo, ng concrete primary member mo. And then, concrete pa yung material mo. So, in that way, na-utilize natin in a very efficient way yung capacity ng or yung advantage ng concrete as well as the advantage of using arch bridges or arch primary member like this one. Okay, so you can employ that concrete arch primary member for short to long span bridges. It can range from short to long span, katulad nga nito. So nakikita niyo naman very long yung span nito. So you can employ concrete arch support, primary support for that type of span. For very long span bridges. So now let's move on to the
Last type of superstructure that we will discuss. So we are now done for steel superstructures as well as concrete superstructures. So now we will be discussing now about timber superstructures. So there are different types of timber primary members as well, katulad ng mga steel and concrete. So one of them is the glulam timber, which looks something like this. Yung makikita niyo sa ito, that is what we call glulam timber. So ano ibig sabihin ng glulam? Ibig sabihin ng glulam, glued laminated. Ano? Glulam. So yan yung shortcut for glued laminated timber. A glulam or glued laminated timber is created by gluing together two or more pieces of lumber no more than 2 inches or 50 mm in thickness. So kung makikita nyo dito guys, kung nakikita nyo yung mismong timber, glulam timber na to, if you will look at it closely, makikita mo para siyang or should I say meron siyang individual timber dito. Yan o, yung drawing ko. Para siyang mga individual timber na pinagtikit-tikit mo lang. Ayan o, pinagtikit-tikit mo lang sila guys. To form a one whole new timber member, which is what we call the glulam nga, or the glued laminated timber. So pinagtikit-tikit mo lang yan, yung mga, para mga thin lumber na yan, na usually 2 inches, maximum of 2 inches in thickness or 50 mm. Ito yung thickness nila. Ito, ayan. So usually mga 2 inches lang yan, maximum, or 50 mm. So pagdidikit-dikit mo lang sila, like that, using a glue. So naglalagay ka ng glue dyan sa interface nila. Glue, tapos ito, glue, lang na. To form a new timber member, which is this nga, yung glued laminated or yung glue lam timber. In older timber structures, elements like bridge decks utilize a similar approach with nail laminated lumber. As heavier loads were introduced on these bridges, however, nail laminated assemblies would begin to loosen. Also, prior to the introduction of glue lam timber, member sizes were somewhat limited due to the scarcity of large individual timbers. So before this, before yung ano, yung mga glue lam dati ginagamit, nail laminated lumber naman. So yung mga nail laminated, ibig sabihin, instead of glue, nail yung gamit to form a new member or new timber. Okay, so nail naman yung ginagamit nila before yung sa nail laminated lumber. So this is an example of a timber structure made up of glued laminated timber. So makikita mo diyan, hindi masyadong kita dito kasi nakapatayo yung ano niya eh, yung orientation. Pero pag tinignan mo tong kunyari yung member na to, it will look something like this na nakapahiga, para pag ganito yung itsura niya. Okay, kapag ipahiga, bato patayo. Yan, pag ganyan. To yung mga member na yan. Yeah. So you can see there the glued laminated timber was used as a primary member. Ayan, siya yung primary member. Siya yung nag-hold dito sa deck natin. Ito yung deck eh. Yan yung deck. Tapos ang nag-support sa kanya is ito, yung glued laminated timber. So before ganyan yung mga nakikita natin bridges eh, di ba? Although ito medyo modern na nga to. Pero before, di ba, yung mga lumang bridge, mga unang bridge talaga, makikita mo, gawa lang sa kahoy. It was usually made by using timbers lang. Okay, although yun, limited lang yung use ng timber members, kasi nga alam naman natin hindi naman ganoon kalakas yung timber. So especially if the load being carried is somehow heavy load, the timber superstructure is usually not suited to resist those high magnitude of loads. Okay, and other than that, before yung production ba,
or yung source ng timbers usually before ano man yun, medyo limited na. Limited yung pagkuha ng mga timber members. Yung mga members that can be used as a primary member. Kasi usually yung mga member na ginagamit as a primary member, malalaki yan eh. Yung mga malalaking timber yan eh. Eh usually, well, hindi naman ganun karami yung ano, yung mga source ng mga large timber. So medyo hindi masyadong gamit, hindi masyadong nagagamit na rin yung ano, yung glulam, yung glued laminated timber as a primary member. Okay, so that's another primary member that is being used as a main supporting member of a superstructure. Again, let me just remind everyone na the name of the superstructure is usually dependent dun sa kung ano yung primary member niya. Okay, so kung pag sinabi nating glulam superstructure, ibig sabihin lang nun, the primary member, the main member that is that supports the deck is a glulam timber. Okay? So, parang ganun. Ganun yung tawag, yung notation natin, kumbaga, for the names of superstructures. Next, timber primary member is the stress laminated timber deck, which looks something like this. Stress laminated timber deck bridges are composed of 2 inches or 50 mm thick and 8 to 12 inches or 200 to 305 mm height strips that are transversely stressed with pre-stressing steel bars. This type of bridge deck, this type of bridge is similar to the concrete slab bridge where the deck is the primary load carrying member. The deck is normally covered by a waterproofing membrane and paved with asphalt pavement as a wearing surface. So ganito yung itsura ng stress laminated timber deck. So mga timber lang din siya na parang ganito, glue lam. Parang ganyan lang din siya. Mga timber. And then meron siyang nakapasok dito na parang pang post tension na steel bar. Okay? Ayan, ito yan. Yung mga steel bar na yan nakapasok dito in between the timber themselves with the purpose of pre-stressing the timber. Nang sa ganun, ma-increase pa yung ano niya, yung strength niya. Tsaka para mag-act as one pa sila. Okay? So, ang ginagawa niyan ng mga steel ano na yan, pre-stressing steels na yan, syempre nag-a-apply ng pre-stressing force, compressive force. So, in that way, mas nagdidikit-dikit yung mga timbers, timber members natin, mas nag-i-increase yung strength niya. Okay, so that is stress laminated timber deck. Stress laminated, ibig sabihin, they are formed using stress, which is this nga, yung pre-stress na to. That come from the pre-stressing steel bars, which are this. So medyo similar yan sa pre-stress concrete girder with respect sa ano, sa setup. Okay, so yung mga stress laminated timber deck na yan, they are like concrete slab bridge. Diba sa concrete slab bridge, wala ka ng other primary member other than the deck itself. So, kumbaga, yung deck na mismo yung nagsusupport sa sarili niya. Tulad sa slab bridge. Ganun din dito sa stress laminated timber deck. Yung mismong deck na yung nagsusupport sa sarili niya. So wala na siyang supporting member other than itself. Okay, so siya na yung primary load carrying member. Okay. So after that, yung stress laminated timber deck natin, usually nilalagyan ng mga ano yan, ng kumbaga pang cover as their wearing surface. So usually, ang nilalagay dyan, either waterproofing membrane, hindi pala either, and dapat, nilalagay dyan waterproofing membrane, tapos nilalagyan din ng asphalt. Ito yung asphalt, yung kulay itim. Okay, so yan yung pinaka wearing surface niya. Diyan yung mismong dumadaan yung mga sasakyan na ito katulad nito. So, nilagyan ng bridge dito sa isang part na may water dito. May body of water dito. Nilagyan ng bridge. So, ganun makadaan yung mga vehicles like this. Ito. So, yung stress laminated bridge ka natin, nilagyan ng asphalt as well as yung waterproofing membrane. So, usually yung waterproofing membrane na yun nasa ilalim ng ano,
ng asphalt. So, ang purpose nun, syempre, to waterproof the timber deck itself. Kasi alam naman natin, timber are usually may deteriorating effects dyan yung water, of course. Eh, lalo na pag outside mo nilagay yan, nababasa yan ng ulan. So, tendency, may deteriorating effect yun. So, we have to protect the timber deck itself from those deteriorating effects. So, ito yung ano, pinaka, if you just want to imagine, ano yung nagagawa ng ano, ano yung nagagawa ng stressing dun sa timber deck natin. Ito yung itsura niya kapag hindi natin siya ni-stress laminated. So, ito yung mga timber, yan, mga nakatayo. Mga nakatayo, pinagdikit-dikit lang natin. Pag in-apply mo siya ng load, kunyari merong sasakyan na tumapak dyan, ang tendency, magbe-bend, yung mismong yun lang, yung tinamaan lang ng load. Diba? So, magbe-bend siya, mag-isa lang siya magbe-bend like that. Okay? Unlike, in-stress laminated natin siya, nilagyan natin siya ng pre-stressing steel, tapos in-re-stress natin sila. Ang tendency, the adjacent timber decks or the adjacent timber members will act as one. So, the tendency, the capacity of the whole setup will increase. So, if ever there will be a load that will be carried by the deck, the whole deck will carry the load as one, like this one. So, they will bend as one. Yan. So, mag-isa lang sila. So, ang tendency dyan, unang-una, mami-minimize yung deflection. Kasi unlike dito, mag-isa lang siya nagre-resist ng load. Pero dito, sabay-sabay na sila nagre-resist ng load. So, you can expect the load will be resisted with a reduced amount or reduced magnitude. So, that's the advantage of the stress laminated timber deck. Compared to an unstressed. Compared to this. Another timber primary member that we use is the trestle. So, ganito yung tsura ng trestle. A trestle is a set of timber stringers integrated with a pile or a frame bed. Stringers usually have a rectangular cross section, although glulam Ivan stringers are also used. Previously, nail laminated timber decks were used. Recently, prefabricated glulam deck panels that are placed transverse to the primary members have been utilized. So, ito yung trestle natin, guys. Yan. Yan. Usually, they are built integrated with a pile or frame bend. Ito. Yan. They act as one. So, usually, stringers, rectangular in shape, is used to support the deck. Usually, yung deck niya, ano rin, made up of timber din. So, ganito yung tsura ng deck niya. Kung nakikita nyo siya sa top view, parang ganito yung tsura ng deck niya. Parang may mga planks dyan that are being supported by stringers that are transversely located. Naka-transverse siya dun sa ano. Sa dyan sa mga supporting sa deck mismo. Yan. So, ito sila. Yung naka-transverse. Ito yung naka-transverse yung mismong deck. Tapos yung stringer niya, ito. It runs from one support to the other. So, yan yung trestle natin na tinatawag. Okay. So, before, makikita mo yan sa mga support ng mga trains. Yan, kung nakakita kayo ng mga lumang daanan ng trains. Yan. Trestle yung gamit nila doon as a primary member. Yan yung mismo nagsusupport sa load given by the train na dumadaan. Okay. Another timber primary member are trusses. So, alam niyo na may tsura ng truss. A bridge can be constructed with a timber truss and timber decking. Katulad nito.
So yung supporting superstructure niya, mga truss, as well as yung deck mismo. I mean, they are made up of timber. Yung truss niya made up of timber as well as the supporting as well as the deck made up of the timber din siya. It is also possible to utilize steel truss components in conjunction with a timber deck. So sometimes yung deck mo timber pero yung mga truss mo can be steel na. So parang hybrid siya. So itong mga truss mo steel yung material niya, concrete eh yung deck mo made up of timber. So parang siyang hybrid. So pwede 'yon. One form of truss bridge common to timber structures is the pony truss. A pony truss bridge is a true truss, i.e. the deck passes through not on top of the truss with no bracing on top. So pag sinabi nating true truss, ang ibig sabihin lang nun, ang itsura niya parang ganito. True truss. The deck passes through not on top of the truss. So parang ito 'yon, parang ganito 'yung itsura ng true truss. Ayan, ganyan. Yung mismong truss, kumbaga nasa ibabaw ng deck. Kasi merong mga bridge na ganito 'yung itsura. Ito 'yung deck niya. Tapos 'yung supporting truss niya nasa ilalim. May mga ganyan. 'Di ba? Kung nakakita na kayo ng ganyang truss or bridge. Ayan. Tapos dito dumadaan 'yung sasakyan. So may mga ganyan. So hindi 'yan 'yung ano. Hindi 'yan 'yung true truss, guys. Hindi 'yan 'yung true truss, guys. Ganito 'yung itsura ng true truss. The deck passes through, not on top of the truss. Okay, so wala sa top ng truss yung bridge ay yung deck katulad nito. Kundi nasa ilalim. Okay, so that's an example of a true truss. Although yung sa true truss kasi or sa pony truss, walang bracing sa top. Ito kasi meron eh. Ayan, may bracing siya sa top. A problem with true trusses like this is that they are prone to impact damage from traffic. So, yan yung advantage nun. Kasi, unang-una, walang bracing eh. Yan, no? Walang bracing yung mga pony truss eh. Yung kasi yung pinaka-common example lang, ano, ng timber truss. Yung mga pony truss nga. May mga, ano lang siya. May mga truss lang siya dito. Tapos, may timber deck din siya dyan. Although, walang bracing. So, medyo prone siya sa impact damage from traffic. Okay. So, yun. We are now done on addressing our first goal, which is for you to be able to explain the different types of superstructures and how they are being classified. So, now, let us move on to the second goal for this discussion, which is for you to be able to state the different types of secondary members. So we are now done addressing or we are now done discussing the superstructure, the primary members, I mean. So we are focusing on the different parts of a superstructure, which are mainly primary members, secondary members, and the deck. So we don't discuss anymore the wearing surface, because usually we don't design that. Hindi man natin dinedesign yung wearing surface. Usually ang dinedesign lang natin yung primary member, secondary member, and the deck itself. Okay, so we are now done discussing about the primary member, which is usually the basis of the name of the superstructure itself. So we are now moving on to the different types of secondary members. So just to define what are secondary members. Secondary members act as bracing for primary members. In general, secondary members are not load-bearing elements but are designed to prevent cross-sectional deformation of the superstructure frame. So usually, hindi naman talaga load-bearing yung mga bracing. Usually, they are just there. They are just put on the bridge itself just to prevent lateral deformation as well as cross-sectional deformation.
Okay, in addition, secondary members provide for vertical load distribution among stringers by permitting the superstructure to work together to share loads. So although secondary members are not primarily load-bearing elements, but they can also be used to transfer loads from one stringer, from one primary member to the other primary member, so that they can both share the loads. Yung dalawang primary member na yun, they can share the loads through the use of the secondary member. So yun yung ginagawa minsan ng secondary member. Kunyari meron kang primary member dito, another primary member, tapos merong deck. So cross-section view to, ha. Meron kang cross-section view dyan, tapos nandito yung tao, or yun dito yung vehicle, ganyan. For the superstructures or the primary members to share the loads being transferred by the deck, ang ginagawa minsan, naglalagay tayo ng bracing dito. So maraming itsura, maraming type ng bracing. Katulad nito, X-bracing. So ang nangyari dyan, yung load na kanikerry nitong superstructure na to or primary member na to is transferred to the kabilang primary member. So they in that way, they can share loads. They can share loads. Okay, so that's another purpose of putting secondary members. Although in general secondary members are not load-bearing elements. They are just usually there to brace the primary members to prevent lateral deformation, lateral movement, as well as cross-sectional deformation. So there are different types of secondary members. The first one that is are the diaphragms, which are this. Yan. Diaphragms are secondary members attached between girders in the vertical plane. So yan yung, kasi baka malito kayo mamaya, merong isang kamuka, may kamuka to, yung diaphragms, so baka malito kayo. Pero ang main difference nila is that ang diaphragms, they are usually constructed along the vertical plane. So nakatayo yung itsura niya. Tulad ito. Diba? Nakatayo. Nakatayo yung itsura ng mga diaphragm. They are constructed along the vertical plane. Yan. So they are attached between girders. Ano, ito yung isang girder, ito isang girder, and they are being connected by a diaphragm. Yan. Girder, connected by a diaphragm. They act to stiffen the primary member and help distribute the vertical loads, just like what I have mentioned here. So yun yung isa sa mga main purpose ng mga diaphragms na yan. So that yung loads na i-carry ng isang girder, for example, will be shared by the other girder through the connection of the diaphragm. Okay. When the primary member in a steel superstructure is exceedingly deep, approximately 48 inches or 1.2 meters or larger, or when curb girders are used, a cross-frame style of diaphragm is desirable. Tulad nitong mga nakikita nyo na to. Cross-frames are typically composed of steel angles in a X or K configuration. Ito, ang tawag dito, ito yung K configuration. Ganito yung itsura ng K. Bakit siya tinawag na K configuration? Kasi nga pa letter K siya. Letter K. K. Letter K. Ito yung X-frame. Ito yung K-frame, ito yung X-frame. So, bakit tinawag na X-frame? Kasi nga, itsura niya, yung configuration niya is pa X. Pa letter X. Yan. Okay. So, those are usually the diaphragms that are usually used as a secondary member. Usually, naglalagay tayo dyan sa mga curb girders. Curb girders, yung mga pa-cross frame na yan. Okay. O kaya kung masyadong malalim yung mga girders natin, usually naglalagay din tayo niyan. Mga secondary members na yan, yung mga diaphragms na yan. Okay. So, yung mga type of diaphragm na ilalagay mo for a particular type of span and span geometry, you can actually see those, mga specifications about those, sa ASHTO. So, makikita mo dito sa table na to, nilagay na natin dito yung mga type of span. Kunyari, for a rolled beam with a plate girder,
So you need to put a diaphragm along all of the span at each support and intermediate locations as may be required by analysis. Okay. So those specifications can be found on ASHTO 6.7.4.2. Okay. So dyan mo malalaman kung saan at kailan mo kailangan maglagay ng secondary member or diaphragm na secondary members. Okay, so you can just refer that on those particular provisions. Next secondary member is the lateral bracing. So makikita mo medyo kamukha siya ng ano. Medyo kamukha siya ng diaphragm. Pero ang pinagkaiba nila, ang diaphragm kasi usually they are constructed along the vertical plane, so para nakatayo siya. Unlike yung lateral bracing, kung makikita nyo dito sa figure, nakahiga siya. Ayan yung lateral bracing. Nakahiga siya, nakahiga. So ito yung makikita nyo sa picture, this is actually composed of a combination of lateral bracing and diaphragm. Ayan, may diaphragm pa siya dito, nakatayo with respect to the vertical plane. Ayan, may diaphragm pa siyang nakalagay dyan. Okay. Lateral bracing are bracing located at either the top flange or the bottom flange of a stringer to prevent lateral deformation. So usually nilalagay yan. Kung ang girder mo, yung primary member mo, is actually a I-beam, an I-beam. Ayan, kunyari I-beam yung ano mo, yung primary member mo, like this, ito, yung mga to. Usually, nilalagyan natin yan ng lateral bracing, either dito sa top flange, or usually sa bottom flange. Yan, nilalagyan natin ng lateral bracing yan dito, like this, yung naka-X. Ito yan, nakahiga lang. So, parang line lang siya pag tinignan mo sa elevation, kasi nga, nakahiga siya. Okay, so ang purpose niyan is to prevent lateral deformation. So, kunyari, merong nag-act na lateral force dito. Sa bottom, for example, ng flange. Kung walang lateral bracing dyan, ang tendency for the I-beam, mag-deform siya like this. Parang ganyan. Diba? Pwedeng ganyan. Kasi nag-apply ka ng lateral force dito sa bottom niya. Kung walang lateral bracing. Pero since may lateral bracing, it will prevent lateral deformation like this. Okay, so hindi mangyayari yan. So that's one of the purpose of lateral bracing. The bracing is similar to in form to a cross frame, i.e. laid out in an X or K-shaped configuration, but in the horizontal plane. So yun nga, binabanggit ko kanina, lateral bracing are similar to diaphragm. Pinagkaiba lang nila, diaphragm along the vertical plane. So ganito yung itsura ng ano, diaphragm. Hindi lang the drawing ko dito. Ang diaphragm, ganito. Ito yung diaphragm. Yan, along the vertical plane. Ang lateral bracing, ito siya, nakahiga. Nakahiga, katulad nito. Yan. Okay. So, katulad sa diaphragm, lateral bracing can also be X or K-shaped configuration. Lateral bracing is not required at girder flanges attached to a rigid element such as a concrete deck or between box girders. Lateral bracing can also add stability to the superstructure during construction. Okay. So, usually, pag yung ano natin, yung girder natin, kung yung flange niya naka-attach na sa isang concrete deck, kunyari may concrete deck ka na dito. Yan. Usually, hindi natin nilalagyan ng ano yan, ng lateral bracing. Wala na nito. Lateral bracing na to. Bakit? Kasi yung concrete deck itself, it already provides lateral bracing to the primary members. Kumbaga, binibrace niya na yung dalawang primary member nito with respect to sa top flange. Diba? So, ano na, kumbaga, tinutulungan niya na yung primary members to prevent lateral deformation. Okay, yung concrete deck natin, it already acts as a lateral bracing. So that's why minsan pag yung mga primary members natin like this, naka-attach na sa concrete deck, kumbaga they are already acting as one. Minsan ang ginagawa natin diyan, diyan natin nilalagay ng lateral bracing. Kasi nga
The concrete deck itself is already the lateral bracing. Okay, so wala na tayong i-add na additional pa na ganito. Mga X na yan. Okay. So, that lateral bracing can also add stability to the superstructure during construction. Kasi syempre, pag kinoconstruct mo pa yan, wala pang concrete deck. Puro naka, ano pa lang yan, puro nakapatong na I-beam pa lang yan. So, to add stability to those superstructure sa mga primary members na yan, inilagay natin minsan ng lateral bracing dito. Yan, lateral bracing. Para mas maging stable sila during construction. Kasi nga, during construction, wala pa nito. Wala pang concrete deck. Siyempre, kinoconstruct mo pa nga lang. Diba? Ina-assemble mo pa lang yung mga primary members. Okay? So, last on the list of secondary members, the type of secondary members, are portal and sway bracing. So, you can usually see this portal and sway bracing sa mga trusses, sa mga truss bridge. Okay? So, ano yung mga portal and sway bracing na yan? Yung mga portal bracing, eto sila. Eto. So, usually, makikita mo yung portal bracing sa entrance ng mga truss bridge. Diba? Diba, eto yung entrance. So, usually, makikita mo yan yung mga portal bracing, which I picture this, sa entrance or sa portal. Usually, ang tawag natin dun sa entrance ng mga truss bridges, portal. Okay? Portal yung tawag natin dun sa pasukan, sa entrance ng mga truss bridges. So, yung mga nagsusupport dito, yung mga bracing dito sa top ng mga portal na yan, sa mga entrance, yun yung tinatawag natin na portal bracing. Yan. Ito yan, pag tinignan mo dito. Tapos, yung mga bracing dun sa mga intermediate points, ang tawag natin dun ay mga sway bracing. Ito yung mga sway bracing. Yan. Okay. So, those are actually secondary members. So, this portal and sway bracing are transverse bracing elements used in truss bridges, usually found in truss bridges. Both portal bracing and sway bracing are located at the top series of truss members called the top chord. So, yung top portion ng mga truss bridges, ito. Yung top portion nila, tawag natin dyan ay top chord. Okay. Diyan sa top chord na yan, diyan mo usually makikita yung mga portal and sway bracing. Katulad nga nito, pinapakita natin sa figure. Portal bracing differs from sway bracing in that it is located at the portal or the entrance, as I mentioned a while ago, of a true truss. True truss is look something like this, mga nakikita nyo sa screen. Portal bracing is designed to accommodate the total end reaction of the lateral system located at the top chord of the truss and to transfer it to the substructure components. Sway bracing is located at intermediate panel points of the top chord in either a cross or knee brace configuration to provide lateral support for the top chords. So, yung main purpose ng portal bracing is to transfer the end reaction of the lateral system located at the top chord of the truss to the substructure components. Okay, tina-transfer niya yan, yung mga end reactions dito sa top chords papunta dito sa support sa mga substructure components niya. Okay, so that's the main purpose of portal bracing. Yung sway bracing naman, which are usually can be X configuration or K configuration or knee brace configuration katulad nito. Pwedeng ganyan yung configuration ng mga sway bracing. Usually, they provide lateral support for the top chords. Binibigilan niya yung lateral deformation itong mga top chords na to para hindi sila mag-deform laterally. Okay, so nilalagyan natin siya ng kumbaga lateral support na rin niya. Yung mga sway bracing na yan. Okay, so that's the last type of secondary member that we will study, the portal and sway bracing. So those are the different types of secondary members that we can usually find in a bridge. So now to address our last goal, we will now move on to the different types of decks that you will encounter for different types of bridges.
So there are different types of deck, obviously. So the first on the list are the non-composite and composite decks. Okay. When a deck is physically connected to and working with a superstructure load-bearing member in resisting loads, it is said to be composite. So kung yung bridge deck natin, yung concrete deck natin like this one, acts integrally with the primary support. Katulad dito sa case na ang primary support mo ay box steel girder. Diba? Pinakita ko last time. Kung ang primary support mo, primary member mo ay steel box girder. Ang itsura talaga niyan, nung connection between the concrete deck and the box girder itself, the primary supporting member, look something like this. So meron yung mga tinatawag natin na shear connector. Yung nakikita nyo na yan, na parang pako, parang nail, na tawag dyan, shear connector. So that shear connector connects the primary member to the concrete deck to make them akas one. Okay, so para mag-akas one sila. So pag nag-akas one sila in supporting the loads that are being carried by the concrete deck, ang tawag natin dyan sa whole configuration na yan between the concrete deck and the primary member is composite. Ibig sabihin, composite yung deck natin. Ibig sabihin, it is working together with the primary member. Hindi lang yung concrete deck alone yung nagre-resist ng mga loads dito sa bridge natin, kundi yung concrete deck and the primary member themselves. So, nagtutulungan sila, kumbaga, in resisting the loads. Ang tawag natin sa ganong action is actually composite action. And ang tawag natin sa mga deck na ganun ay composite decks. They act together with the primary load-bearing member. Okay? If the deck is just resting on top of the superstructure and has no means of transferring longitudinal shear from the primary members to the deck, then it cannot resist or it cannot assist in the resistance of bending moments induced by the vehicle loading. It's said to be non-composite deck. Okay? So, kung yung deck mo naman, kunyari ito yung deck mo, tas nakapatong lang siya dun sa supporting primary member niya. So, ibig sabihin, they are not composite. So, ang tawag natin dyan sa concrete deck na yan ay obviously non-composite deck. Okay? Kung wala silang mga shear connector like this one, kunyari walang ganyan, ang tawag natin dyan ay non-composite decks. Ibig sabihin lang yan, that the deck itself is just the only one that resists the loads that are being imposed by the vehicle loading. And those loads are just being transferred to the supporting primary member. Okay? So, para maging composite yan, yung concrete deck natin, usually nilalagyan nga natin yan ng shear connector. Ito nga, yung mga parang pako na to. So, yung mga parang pako na yan, that is actually the way to connect the primary member to the concrete deck to make them akas one. So, ang ginagawa ng mga ano na yan, mga shear connector na yan, mainly is to pass the longitudinal shear that is being carried by the concrete deck down to the primary member, which is this. So, tina-transfer ng concrete deck sa primary member yung longitudinal shear through the use of the shear connectors. Okay, so that's why kapag nagbend yung concrete beam natin, yung concrete deck natin, which is this, ang nangyayari, sabay din nagbebend yung supporting primary member niya. Kasi nga, they act as one. They act as a composite member or composite deck. Sabay nilang nire-resist yung mga loads. So, kunyari, yung mga loads that are being carried by the concrete deck. Okay, so they show composite action in that way. Okay? So, that is the non-composite and composite decks. So, what are the advantages of using composite construction? Bakit ba na-invento yung composite construction na yan? Unang-una, a more efficient use of materials since steel member size can be significantly reduced due to the incorporation of the deck into the resisting cross-sectional properties. Okay? So, instead of yung nagre-resist lang ng mga load ay yung primary member lang natin. Kasi naman yung primary load-bearing
member natin, di ba, sa isang bridge, instead of siya lang yung nagre-resist ng mga loads being transferred by the concrete deck, ang tendency, kapag ginawa natin composite yung construction niya, instead of ito lang yung nagre-resist ng load, ang nangyayari, etong buo na to, kasama to, yung nagre-resist na ng load. Ibig sabihin, nag-i-increase yung cross-sectional area natin. So, ano nangyayari kapag nag-i-increase yung cross-sectional area natin? Kung babalikan natin yung simpleng relationship na lang ng stress, stress is equal to force over area, ano nangyayari kapag yung area mo lumalaki? Consequently, the stress being induced correspondingly decreases, di ba? So, kung lumaki yung area mo because of the composite action between the primary and the concrete deck members, tendency lumaki yung area, lilit yung mga stresses that will be induced kapag nag-support na sila together ng load, which is this. Okay? So, in that way, you are using efficiently the materials. Okay? You are using efficiently the materials. Unlike sa non-composite action, unlike kung non-composite sila, ang nangyayari, ito lang yung nagsusupport ng ano, ito lang yung nagsusupport ng loads being passed by the concrete deck. So ang purpose lang ng concrete deck is to pass loads. Hindi siya talaga technically nagsusupport ng loads. Kapag walang ano, kapag non-composite yung ano mo, yung deck mo. So ang purpose niya lang is to pass the load from the concrete deck to the supporting primary structure or primary member. So ang nagre-resist lang talaga ng stresses mo dyan or ng loads mo, yung primary member lang. Which is obviously as an area less than this. So kung less than yung area mo, ano mangyayari sa stress? Pag nag-less than to, syempre yung stress mo lalaki. Diba? So, ano lang yan eh. Inversely proportional lang yan. Okay, so ayaw natin yun. Ayaw natin mas stress lalo yung ano natin, yung members natin. As much as possible, we want our member to experience less stress. Okay? So, we can achieve that less stress if we will conduct composite construction. If we will make the concrete deck composite with the supporting primary member. Okay? Another advantage of composite construction is having a greater vertical clearance by a reduction in stringer depth. So since mas lumalakas na nga yung ano mo, yung section mo because of composite action, ang tendency dyan, instead of ganyan kalaki pa yung kailangan mo to support the load, ang tendency dyan, pwede mong maliitan na lang yung size ng primary member mo. If you will connect it dun sa supporting sa concrete deck. Okay? So kunyari nung mag-isa lang yung ano yung kung mag-isa lang yung primary member mo, for example, ay lang bubura lang ako. For example, mag-isa lang yung primary member mo to support the loads. Kunyari ganyan kalaki yung ano niya, yung section na kailangan niya. Okay, pero kung gagawin mo siya, i-construct mo siya, composite, in composite, sa supporting concrete deck, the tendency is lalaki yung area mo that will resist loads. So kung lalaki yung area mo, force over area, kung lalaki yung area mo, ang tendency, liliit yung stress, ibig sabihin lang yan, you will need less area na lang ng primary member if you want to resist the same magnitude of stress. Okay? So instead of ganyan kalaki pa yung ano mo, yung primary member mo, if you will construct it in composite with the concrete deck, ang tendency, liliit na lang tong requirement mo ng primary member. Okay? So pag lumiit yan, ang tendency, lalaki yung vertical clearance mo dito. Vertical clearance na tinatawag yan. So instead of ganito lang siya kababa, tendency, tataas yung vertical clearance mo kasi bumaba yung depth ng ano mo eh, ng primary member mo eh. Kasi nga, you have constructed it in composite with the concrete deck. Lumaki yung cross-sectional area niya. So with that, you can make same cross-section that can resist the same magnitude of load. Pero mas maliit na lang yung concrete primary, yung steel primary member niya. Okay, so that's another advantage of having a composite construction. Lastly is that it will have an ability to sustain greater vehicle loading and to reduce live load deflection simply because mas lumakas nga yung ano natin, yung
yung whole cross section that our bridge is made of na. Kasi nga we have constructed it in conjunction with the concrete deck itself. Okay? So mas lalaki yung ano niya, yung capacity niya. Unang-una kasi nga lumaki yung cross sectional area niya. Lumaki yung cross sectional area, lumiit yung stress. Ibig sabihin, it will require you additional load just to stress out to the max the cross sectional area of the bridge. Therefore, there will be an increase in the capacity of the bridge itself. Okay? And then in addition to that, syempre liliit din yung ano, yung deflection mo kasi mas lumalaki yung area that resists the deflection. Okay? Another type of deck are the cast in place concrete slab, which are this. Actually, ito yung medyo ano, pinaka-common. Ito yung pinaka-common na concrete slab deck natin. I mean, ito yung pinaka-common na type of deck na ginagawa natin in construction. By far, the predominant form of deck in use is the cast in place reinforced concrete deck slab. The conventional slab can work with either steel or concrete superstructures. When working in composite action, the slab essentially becomes a load-resisting element in the superstructure component. To protect the concrete slab, a deck overlay or a portion of the deck reserve can be used to resist the wear and tear of traffic. So, yan yung pinaka-common na ginagamit natin na type of deck, yung cast-in-place concrete slab. Spin, yung slab natin is actually cast sa actual site. Okay, parang ganyan. Merong mga formworks na nilagay sa site, tsaka palang bubuhusan yung concrete. Okay, so that is actually how composite construction is being done as well. Usually, binubuhusan yung concrete deck doon sa composite action, sa composite deck. At the actual site. And then after that, nilalagyan niya ng additional overlay sa taas. Dito. Nilalagyan niya ng additional overlay here. To prevent the wear and tear of traffic. Para hindi directly yung slab yung nagre-resist ng traffic, kundi yung overlay niya. Para yun yung mapudpod, kumbaga. Kasi pag dinadaan na ng traffic yan, may portion dito sa surface na to na parang natatanggal. So, numinipis to. So, instead of ito yung numipis, yung mismong concrete deck mo, ang tendency, naglalagay pa ng overlay. Para yun yung numipis, instead of this. Kasi pag ito yung numipis, baka mangyari dyan, magsilabasan yung mga bakal dyan. Diba? Kasi may concrete cover lang yan. Baka pag numipis yan, magsilabasan yung mga bakal dyan. Magkokorode yan. Kakalawangin. Ihina yung concrete deck. Another type of deck is the full depth precast concrete panels. The panels are placed next to one another, transverse to the stringers. A grout filled shear case provided between adjacent panels. The deck panels are typically protected by waterproofing members and asphalt pavement on top. But concrete deck overlay may also be used. Precast panels are useful alternatives in rehabilitation projects because they allow for quick placement. So ito yung example ng full depth precast concrete panel. So ibig sabihin lang niyan, yung buong concrete deck mo is actually precast. Ayan, katulad niyan. Tapos i-deliver na lang sa actual site, tapos i-assemble together with the supporting primary structure. Ayan. Tapos meron din silang mga shear key, ayan yung mga joints na 'yan. That will provide transfer of load from one panel to the other. So it will provide additional resistance to shear forces. Yung shear key na yan na nilalagay. Okay, so that is the full depth precast concrete panels. Full depth siya. Full depth yung ano, yung naka-precast. Kumbaga. Kasi merong partial depth precast concrete panels. So sa partial depth concrete panels, ang nangyayari, hindi full depth yung naka-precast. Kumbaga kalahati lang yung naka-precast. Okay? Katulad nito. Kung makikita nyo to, ito yung supporting primary member. Tapos meron na silang nilalagay dito na precast. Sabihin sinet up na lang yan.
naka-precast siya diyan. Pero kalahati lang. Kumbaga kung ito yung buong depth ng concrete deck, ang naka-precast lang ay yung kalahati lang. Kumbaga nakagawa, gawa na to, dineliver na lang to sa site. Ito katulad nito. Yung nasa dito, yan. Yan, ito precast, ito yung naka-precast na. Yan, yung kalahati lang. Naka-precast na yan, ginawa na sa planta, dineliver na lang dito sa site, tapos inassemble like this. Tapos ang gagawin dyan, syempre may mga reinforcement din nagay. Ang gagawin dyan after that, bubuhusan yan. Bubuhusan ng concrete yan. So magkakaroon ka ng additional cast-in-place concrete dito. So ang nangyari dyan, yung buong depth ng ano mo, ng concrete deck mo, yung kalahati niya, precast, yung kalahati niya, cast-in-place. CIP. Cast-in-place. Okay? So, ang tawag dyan sa ganyang type of deck is actually partial depth precast concrete panel. Or minsan tawag dyan half slab eh. Half slab. Kasi nga kalahati lang yung ano, yung naka-precast, tapos kalahati lang yung naka-cast-in-place. Span between girders acting as stay-in-place forms for the cast-in-place portion of the concrete deck. So, parang yan na yung pinaka-forma. Yan ang pinaka-forma ng concrete na ipupour natin sa actual site. The precast panels are typically pre-stressed to resist positive bending moments at construction stage. And at the final stage, the negative bending moment over girders at the final stage is resisted by the reinforcement in the cast-in-place portion of the composite deck. Shear connectors are provided on girder top flanges so that the final deck is composite with girders. So nilalagyan din siya dito ng ano, ng shear connector so that the cast-in-place concrete and the superstructure, the primary member, as well as the precast slab will akas one. Okay? So, para mag-akas one sila. So, usually, yung mga steel reinforcement na nandito sa may support, sa may location ng mga primary member, usually, yan yung mga nagre-resist ng mga negative bending moment. Kasi, di ba, sa mga support, doon nag-act yung negative bending moment, di ba, usually. Sa mga continuous beam, naalala niyo yung mga continuous beam. Continuous beam. Di ba, pag dinrawing mo yung shear and yung moment diagram niyan, usually parang ganito yan eh. Parang ganyan. Yan. So, may negative moment. May negative moment ka dito sa may support. So, to resist that negative moment, naglalagay tayo ng mga steel reinforcement sa top. Sa top nung ano, nung cast-in-place slab. So, siya yung magre-resist ng mga negative moment yan. Kasi di ba, pag negative moment, ganito yung tsura niya. So, ang bending nasa, I mean, yung tension nasa top. So, yung top steel reinforcement na to, yan yung magre-resist sa negative bending moment na yan. Okay. Another type of deck is yung steel orthotropic plate. So, ganito yung tsura niya. Steel orthotropic plate. A thin steel plate with closely spaced stiffeners attached underneath it. The plate is stiffened in two directions, longitudinally with the rib systems and transversely with the floor beams. Since the stiffness of the ribs varies from that of the floor beam, the system is said to be anisotropic. The term orthotropic is derived from the orthogonal placement of the stiffeners and the anisotropic behavior. So, ganito yung tsura ng steel orthotropic plate. Ito siya. Yan. Tapos, they are placed with a closely spaced stiffeners attached underneath it, which is this. Ito yung deck plate, ito yung lateral rib, ito yung main girder that will support the orthotropic steel plate. So, kaya siya tawag na orthotropic simply because yung placement ng mga support ng deck or ng mismong deck is orthogonal with each other. Yeah. Orthogonal siya. Okay? Another type of deck are steel grids. Tulad nito. Yan, ginagamit din natin yan sa site, sa actual. Utilizes a steel grid that can be left open or filled with concrete.
A steel grid flooring system comes in panels that are welded to the supporting superstructure, while an open steel grid has less dead load than one filled with concrete. It does not offer as good riding surface and can be prone to poor skid resistance. An open steel grid deck system is also susceptible to corrosion. So, and minsan nakakita rin kayo ng mga concrete slab or concrete deck na katulad niyan. So, ang tawag dyan ay steel grid. So, it can be left open like this. Yan. May butas siya. Or minsan, nilalagyan pa yan ng ano, na parang concrete, binubusan pa yan ng concrete. Or most of the time, it will be left open na lang. Katulad niyan. Okay? Pero susceptible yan syempre sa corrosion kasi naka-open lang yung ano ba yung steel mo. Timber deck, ayan, katulad nito, nabanggit na rin natin kanina. Deck made up of timber, obviously. Corrugated metal, ang pinaka-forma niya is actually a corrugated metal like this. And then, tsaka mabubuhusan ng concrete yan to form the concrete deck. And then sometimes we also use FRP, fiber reinforced polymer, as our deck. And then yun na yung pinakalas natin na type of deck, yung fiber reinforced polymer or FRP deck. Advantage niya, lightweight, rapid installation, tsaka medyo malakas yung resistance niya sa corrosion. Mga FRP na yun. Although medyo ano na yan, modern technology na yung FRP na yan. Medyo bago-bago pa lang yan na type of deck na ginagamit. Okay, so there we have finished discussing our last goal for this meeting. You're already familiar with the different types of the decks. So just to summarize everything, superstructures generally vary by support type, design type, and material type. And then there are different types of steel primary members, namely rolled beam with cover plate girder, box girder, steel rigid strut frame, large structures. And there are different types as well of concrete primary members, namely pre-stressed concrete girder, concrete box girder, concrete slab, adjacent pre-stressed slab, concrete rigid frame, concrete strut frame, and concrete arch. For the case of timber primary members, there are glulam timber, stress laminated timber, trestle, truss, and truss. There are different types of secondary members, which are diaphragms, lateral bracing, portal, and sway bracing. And lastly, there are different types of deck. Non-composite and composite decks, cast-in-placed concrete slab, full-depth precast concrete panels, partial depth, steel orthotropic plate, steel grid, timber, corrugated metal, and lastly, fiber-reinforced polymer FRP. So I'll end the discussion with that. So thank you for listening. If you have any questions, clarifications, and any other concern, please contact me. You know how to contact me via Canvas inbox or via Messenger or via email. Okay, so I'll end the discussion with that. Thank you for listening.